Shoutout tayo mga idol sa ating mga member. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga channel. Sa mga nagtatanong sa aking FB mga idol, i-search nyo lang ang Piroy Mark. Shoutout din tayo sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayo mga idol. Nais kong magpapasalamat sa ating mga member, sa ating mga security guard, sa mga beaker, sa mga blind community, at lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Sisimulan na po natin ang ating kwento. Lumipas pa ang ilang mga taon. Matandang-matanda na itong si Nanay Kanida. Medyo nakayuko na nga ito ng kaunti sa paglalakad dahil nga sa katandaan. 90 taong gulang na itong si Nanay Kanida, habang 2 na din ang anak nitong si Lucas. Nagiging kapitan na sa lugar ng Canlasog itong si Lucas at nagiging kagawad naman itong si Luis. Mas pinili nitong si Luis na hindi mag-asawa. Mas pinagtuunan nito ang kanyang pagiging albularyo at pagtulong sa mga tao. Masayang masaya itong si Nanay Kanida sa mga magagandang nangyayari sa buhay ng kanyang anak na si Luis at sa kanyang itinuring na din na anak na si Lucas. Isang araw, may dumating na mga malayong kamag-anak galing sa lugar ng Katugbas si Nanay Kanida. Ang mga kamag-anak nilang ito ay dating namumuhi kay Nanay Kanida dahil nga sa kanyang mga ginagawang kasamaan noong unang mga panahon. Ngunit nang mabalitaan nila na malaki na ang ipinagbago ng matanda, agad na dinalaw nila ito at inimbitahan. Ikakasal kasi ang anak nila ni Manong Raul at Aling Lorna doon sa bundok ng Kantugbas. Inimbitahan nila itong si Nanay Kanida para mangunguna ito sa gagawin nilang pamanhikan o pamalayi kung tawagin sa Bisaya, at isa pang dahilan para naman makasama nila ito kahit man lamang ilang araw ang matandang si Nanay Kanida. Matanda na ito at ilang taon na lamang ang ilalagi nito sa mundo. Hindi makakasama sina Lucas at Luis dahil nga sa kani-kanilang mga trabaho bilang nagsisilbi sa barangay. Kaya tanging itong si Nanay Kanida ang sumama at ang bunsong anak nila ni Lucas na si Nonoy. Sa mag-asawang sina Manong Raul at Aling Lorna, nakasakay sila ngayon ng isang balsa, isang sasakyan na ginagamit sa mga bukirin na hinihila ng kalabaw. Ayon sa kwento ng mag-asawang Manong Raul at Aling Lorna, na ang mapapangasawa ng kanilang anak, nakatira ito sa bukirin ng Kantugbas. Ngunit ni minsan, hindi pa sila nakapunta sa lugar na ito. Kahit ang kanilang anak na si Jojo, unang bisis din na makapunta doon sa gagawin nilang pamalayi. Makalipas din ang mahigit sa 1 oras na paglalakbay ng mga ito, narating na nila ang bahay nila ni Manong Raul. Masayang masaya itong si Jojo pagkakita kay Nanay Kanida. Naalala pa nito na laging binibigyan siya ng mga prutas noong nakatira pa sila dati sa lugar ng Canlasog. Mahal na mahal sila ni Nanay Kanida kahit napabalita na itong isang mabangis na barangan. Nagmano agad itong si Jojo kay Nanay Kanida. Naku, ang laki mo na pala, Jojo. Kay bilis lamang ng panahon. Ngayon, mag-aasawa ka na. Masaya ako para sa iyo, Apo. Plano ng mga ito na bukas ng umaga ang gagawin nilang pagpunta doon sa lugar. May kaibigan sina Manong Raul na nakatira doon sa medyo malapit lamang sa tirahan ng mapapangasawa nitong si Jojo. Kaya plano nila na doon na lamang sila magpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang umalis ang mga ito
May dala silang mga manok para ibibigay sa mga magulang ng mapapangasawa nitong si Jojo at isang kambing. Mas mabundok pa kasi ang tirahan ng mapapangasawa ni Jojo kumpara sa kanilang tinitirhan. Pumasok pa ang mga ito sa mga makakapal na mga kakahuyan. Mahigit din sa isang oras ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang bahay nitong si Manong Ramon, ang mga kaibigan nila ni Manong Raul. Wika nito kay Manong Raul na pwedeng-pwedeng matutulong ang grupo nila ngayong gabi sa kanilang bahay. Ngunit ayaw talaga nitong sumama sa gagawing pamalayi ng mga ito. Kinukulit na ito ni Manong Raul, kaya nagsasabi na ito sa kanyang tunay na dahilan. Wika nito kay Manong Raul. Kaibigang Raul, sana maintindihan ninyo ako. Medyo may kalapitan lamang sa kanila ang aming bahay. Hindi ko alam kung may katotohanan ba ang mga kumakalat na mga balita tungkol sa kanilang angkan. Anong balita ang ibig mong sabihin, kaibigang Ramon? Ang tanong nitong si Manong Raul. Tumitig muna ito sa kanila at nagpakawala ng magkakasunod na mga pagbuntong hininga na parang kumukuha muna ng lakas. Matagal na niyang gustong sabihin sana ito kay Manong Raul. Ngunit ayaw niyang ito ang magiging dahilan para hindi matutuloy ang pag-iisang dibdib nitong si Jojo at Clarita. Ayaw ni Manong Ramon na iisipin ng mga ito na sinisiraan niya ang angkan nitong si Clarita. Sagot nitong si Manong Ramon. Kaibigang Raul, may mga balitang aswang ang angkan ng mapapangasawa ni Jojo. Ngunit mga balita lamang iyon at wala pang nakapagpatunay. Hindi ko sinisiraan ang mga ito. Sinasabi ko lamang ang aking mga nasagap na balita at naririnig. Kaya iyan ang dahilan kung bakit ayaw kong sumama sa inyo. Sana ay maintindihan ninyo ako. Naiinis na itong si Jojo para kasing nagdahilan lamang si Manong Ramon. Kaya inaya na niya ang kanyang mga magulang at itong si Nanay Canida. Makalipas ang ilang sandali, umalis na nga ang mga ito at papunta na doon sa tinatawag na lupa. Isang lugar doon sa Bukirin kung saan nakatayo ang mga kabahayan doon sa Bukirin ng Kantugbas. Ayon sa bilin nitong si Clarita, maghihintay ang dalaga doon sa pasukan sa lugar ng lupa. Wala daw ibang kabahayan ang nakatayo doon, kundi ang mga bahay lamang ng kanilang angkan. Madaling matuntun din ito dahil kahit na malayo ka pa, makikita mo na ang isang malawak na pangpang at sa paanan nito makikita ang lupa. Ang mga gamit nila ni Nanay Canida nasa bahay nitong si Manong Ramon iniwan, at ang mga dalang gagamitin lamang sa pamalayi ang kanilang dinadala. Lumipas ang mga minuto habang tinunto nila ang papunta doon sa pangpang. May natanaw na silang mga kabayan. Lumiwanag agad ang muka nitong si Jojo nang makita naman ang isang babaeng nasa gilid ng sapa na kumakaway sa kanila, si Clarita, at hinihintay na ang pagdating nila ni Jojo. Wika nitong si Jojo. Oh, andyan na pala si Clarita, Nanay Lourdes, Tatay Raul. Ngunit habang papalapit ang mga ito, agad na may nararamdaman na kakaiba itong si Nanay Canida. Pamilyar na sa kanya ang mga ganitong uri na pakiramdam. May naamoy din ang matanda na makapagpatunay na hindi mga normal na mga tao ang naninirahan sa lugar na ito. Ngayon, naisip ni Nanay Canida ang mga sinasabi ni Manong Ramon. Hindi na muna niya sinabi ang mga ito sa kanyang mga kasama. Ayaw muna niyang sirain ang pagkasabik ng mga ito. Kung may gagawin na masama ang mga aswang sa kanila, hindi siya magdadalawang isip na tapusin ang lahat ng mga ito.
Marami din ang mga kabahayan na nasa lupa. Sa tingin ng matanda, nasa mahigit sa 40 mga kabahayan ang nakatayo doon. Ngunit kapansin-pansin ang katahimikan sa buong lugar. Mukhang napakatahimik naman yata ang buong paligid. Nasaan na ba ang mga taong nakatira dito? Tahimik ang buong lugar dahil nasa loob ng kanilang mga bahay ang mga tao at nagpapahinga. Gabi kung magsilabasan ang mga ito. Agad na binati ang mga ito ni Clarita. Sa unahan naman, nandoon ang dalawang lalaking kasama nitong si Clarita na naghihintay. Ngunit kapansin-pansin agad ang masamang tingin ng mga ito sa kanila. Agad na nag-usal ng malakas na orasyon itong si Nanay Kanida para hindi maramdaman ang kanyang mga karga ng mga aswang. Agad na dinala ang mga ito doon sa bahay nila ni Clarita na nasa dulo ng mga kabayan. Habang sa kanilang likuran naman, nakasunod ang dalawang kalalakihan. Napapangiti na lamang itong si Nanay Kanida. Tiyak na siya na mga aswang na ang mga ito at mga aswang na mga busaw. Totoong totoo ang mga sinasabi ni Manong Ramon. Mga aswang na mga busaw na kabilang sa mga malalakas na lahi ng mga aswang. Pagdating ng mga ito doon sa bahay nila ni Clarita, nakahintay na din doon ang mga magulang ng dalaga. Nakangiti din ang mga ito sa kanila. Maayos naman ang pakikitungo ng mga ito. At agad na napag-usapan na nila ang pag-iisang dibdib nila ni Jojo at Clarita. Ngunit nagulat ang mga ito dahil ayon sa mga magulang nitong si Clarita, gaganapin ang kanilang kasal dito mismo sa kanilang lugar. At ang sinasabing magkasal sa kanila ay ang kanilang supremo. Ipinaliwanag naman ng mga ito ang kanilang dahilan. Iba ang kanilang paniniwala, lalo na angkan ang mga ito ng mga katutubo. Kaya itinuring nilang pinuno ang magkakasal sa mga membro ng kanilang angkan. At dahil nga tagalabas itong si Jojo, dapat na makiayon ito at makisama sa kanilang sinusunod na kultura. Walang problema naman ito kay Jojo. Ang importante, maikasal sila ni Clarita. Agad na naikasa ang kanilang kasalan at gaganapin ito bukas ng umaga. Ngayong gabi, kailangan muna nilang dumalo sa isang gagawing ritual. Ginagawa kasi ito ng kanilang angkan bago ang gaganaping kasal ng sinuman na galing sa kanilang pamilya. Binigyan ang mga ito ng mga kwarto at mapaghihingaan at matutulugan. Nasa gilid ng pangpang ang kinaroroonan nila ni Nanay Kanida. Doon sa unahan, nakita ni Nanay Kanida na nag-uusap ang mga magulang nitong si Clarita. Kasama ang 4 na mga matatanda at pasulyap-sulyap pa ang mga ito sa kanilang kinaroroonan. Kinausap ni Nanay Kanida itong si Jojo. Tanong ng matanda, "Jojo, saan mo ba nakikilala itong si Clarita?" Sagot naman ng binata, "Doon sa bayan, Nanay Kanida. Nagbibinta kasi ito ng mga bulaklak sa bayan. Nagiging magkaibigan kami hanggang niligawan ko. Sa isang linggo, 3 beses kong nakikita sa bayan itong si Clarita at nagtitinda ng mga bulaklak." Napatango na lamang itong si Nanay Kanida. Ngunit ang nasa kanyang isip ngayon, bukas ay kabilugan ng buwan. May nabanggit ang mga magulang nitong si Clarita na supremo. Maaaring ito ang kanilang pinuno. 2 beses sa isang taon magdiriwang ang mga aswang na ito sa kanilang kapistahan. At sa araw mismo ng kapistahan, magaganap ang pag-aalay. Ginagawa ito ng mga busaw sa buwan ng Hunyo at buwan ng Setyembre. At gagawin nila ang pag-aalay sa pitsa ng 13 sa kalendaryo.
bukas ang 13 na pizza sa buwan ng Setyembre. Kaya agad na nakaramdam ng panganib itong si Nanay Kalida. Sa tingin ng matanda, mukhang hindi kasalan ang magaganap bukas, kundi kapistahan, at sila ang gagawin na pang-alay ng mga ito sa kanilang supremo. Ngayon, kailangan niyang balaan ang lahat ng kanyang mga kasama na huwag kakain ang mga ito sa anumang ibibigay ng mga aswang. Laging itinabi na din niya ang batang si Nonoy. Nagsisisi ngayon si Nanay Kanida kung bakit pa niya isinama itong si Nonoy. Kung alam niya lamang na bakbakan pala ang kanyang mapuntahan at hindi kasalan, hindi na sana niya dinala ang anak ni Lucas. Sa isip ngayon ng matanda, kailangan niyang kausapin itong si Manong Raul. Kailangan na mapagsabihan niya ito para may katuwang siya kung sakaling magkabakbakan. Alam niyang hindi maniniwala itong si Jojo kapag sinabi niya nito ang kanyang mga hinala at ang tungkol sa tunay na pagkatao ng angkan nitong si Clarita. Alam niyang hindi maniniwala itong si Jojo kapag sinabi niya nito ang kanyang mga hinala. Lihim na lumapit itong si Nanay Kanida kay Manong Raul. At nang makalapit na ito, wika ng matanda. Maaari ba kitang makausap, Raul? Napakahalaga ang mga sasabihin ko sa iyo. Nagtataka man itong si Manong Raul, ngunit agad din na sumama ito kay Nanay Kanida doon sa gilid ng kubo. At pagkadating doon, tanong agad nito sa matanda. Ano ang mga sasabihin mo, Nanay Kanida? Wala ka bang napapansin na kakaiba sa paligid at sa mga taong ito, Raul? Ano ang ibig mong sabihin? Sabihin mo na sa akin, Nanay Kanida. Raul, sa tagal ko na sa mundong ito at sa lahat ng aking mga karanasan, alam ko na agad kung mayroong mali. Napakatahimik ng buong paligid. Ngunit mamayang gabi, magsisilabasan na ang lahat ng mga tao sa kanilang mga kabahayan. Palatandaan na nasa lugar tayo ng mga busaw na aswang. Bukod pa dyan, naramdaman at naamoy ko ang kanilang mga baho bilang aswang. Kaya sigurado ako na mga aswang, lahat ng mga nandirito, pati na rin ang magiging asawa nitong si Jojo. Natitiyak kong aswang din si Clarita. Raul, walang kasalan na magaganap bukas dahil kapistahan nila ito. At tuwing kapistahan, may magaganap na mga pag-aalay. Ang iniisip ko na baka tayo ang kanilang gagawing pang-alay at pagkain bukas. Nanindig agad ang balahibo nitong si Manong Raul sa kanyang narinig. At sagot naman ito, napapansin ko rin ang kakaibang katahimikan, Nanay Kandida. Kung ganoon, kailangan natin na mapigilan ang mga binabalak nilang masama. Kailangan natin na makatakas. Mahirap ang mga bagay na iyan, Raul. Nasa kaloob-looban tayo ng kanilang mga kabahayan. Ngunit gagawin ko ang lahat para labanan ang mga ito. Magtiwala kayo sa akin. Ngunit kailangan ko din ang tulong mo. May isang balaraw na ibinigay itong si Nanay Kanida kay Manang Raul at muling uwi ka ng matanda. Ang balaraw na ito, Raul, ay hindi ordinaryo. Kahit daplis ang tama nito sa katawan ng mga aswang, lubhang masasaktan ang mga ito. Ang gagawin natin ngayon, huwag na huwag kayong kumain ng basta-basta sa mga pagkain na inihanda nila para sa atin. Sabihin mo ito sa ating iba pang mga kasamahan. Kung matabang ang kanilang ibibigay at walang asin, ibig sabihin may mga sangkap ito
na maaring makapagdulot ng masama sa ating katawan at pag-iisip. May kinuhang kalamansi itong sinanay kanina at ibinigay ang ilang piraso kay Manong Raul. Kahit saan man mapunta itong sinanay kanina, laging kargado ito sa mga kagamitan. May dala pa nga itong asin na dinurog at may halong katas ng kalamansi na nakatago doon sa kanyang dalang supot. Wikang muli nitong sinanay kanina. Ipatak mo lamang ito sa mga ibibigay nilang pagkain, Raul, at makikita mo agad ang tunay na anyo ng kanilang mga handa at mawalan ng bisa ang kanilang mga ginagawang orasyon doon sa mga pagkain. Naputol lamang ang pag-uusap ng mga ito nang tawagin na itong si Manong Raul nitong si Jojo. Oras na daw ng kanilang hapunan. Napatitig itong si Manong Raul kay Nanay Candida. Wikang muli ng matanda. Huwag kang matakot, Raul. Gawin mo ang lahat ng ibinilin ko sa iyo. Habang naglalakad na ang mga ito, lihim na nagpakawala ng mga orasyon itong si Nanay Candida at hinawakan din niya ng pasimple itong si Jojo sa kanyang ulo. Pinabaunan niya ito ng malakas na orasyon na pangharang kung sakaling makakain man ito ng mga inihandang pagkain ng mga aswang na may halong orasyon, agad niya itong maisuka. Nakahanda na itong si Nanay Candida. Hindi biro ang kanilang sitwasyon ngayon. Nasa gitna sila at napapalibutan ng mga aswang na busaw. Nagpalingon-lingon ang matanda sa buong paligid. Napakarami ng mga aswang. Ngunit sa tingin niya, kaya niyang lipulin at tapusin ang mga ito kung magkakamali ang mga nilalang na ito na gumawa ng mga masamang galaw. Doon sa pagkainan, bago kumain ang mga ito, gumawa muna ng mga dagdag na orasyon itong si Nanay Candida. Habang itong si Manong Raul, kinausap na din ito itong si Aling Lorna. Binalaan na din niya ito, kaya nanginginig na ang katawan ng babae dahil sa takot. Dito na nila napapansin na kakaiba nga ang mga hitsura ng mga taong nandirito. Kakaiba ang pangingitim ng mga ilalim ng mga mata ng mga ito at kapansin-pansin na mahahaba ang mga kuko ng halos ng lahat ng mga tao maliban lamang kay Clarita. Ngayon, nakita na nila ang mga tunay na inihain na mga pagkain para sa kanila. Mayroon namang tunay na pagkain. Ngunit itong si Aling Lorna, naduduwal pa rin ito nang makitang may mga kamay ng tao at iba't ibang parte ng katawan ang nasa harap ng misa. Makalipas lamang ang ilang minuto, napatayong bigla itong si Jojo at napatakbo doon sa likod ng mga kubo at doon nagsusuka. Ipinaliwanag din nitong si Nanay Candida kung bakit nagkaganoon ang kanyang mga kasama. Wika ng matanda na ang maaring dahilan sa lahat ng mga ito ay ang kanilang ginawang pagpunta dito sa bundok. Maaga kasi ang alis nila kanina at maaring nahamugan ang mga ito. Ngunit kakaiba na ang mga titig ng mga matatanda sa kanila. Pumagitna lamang ang mga magulang nitong si Clarita at kinausap sina Nanay Candida nang makabalik na ang mga ito doon sa kanilang kubo. Agad na hinila ni Nanay Candida itong si Jojo para kausapin na. Jojo, tingnan mo ang mga naisuka mo sa lupa. Hindi kasi napansin ni Jojo ang kanyang naisuka dahil nasa dilim. At dito, nang makita na niya, nakaramdam siya ng sobrang pagkahilo at pagkaduwal. Nakita niya ang kanyang mga naisuka na mga daliri at tinga ng mga tao. Pagkatapos, napatitig ito kay Nanay Candida na hindi malaman ang mga sasabihin. Hindi niya maintindihan ang lahat na ito. Hinila ni Nanay Candida
itong si Jojo papasok ng kubo at dito na niya ibinunyag ang lahat. Halos hindi pa nga ito naniniwala sa matanda dahil nga wala naman siyang napapansin na kakaiba kay Clarita. Muling wika ni Nanay Candida. Maaring hindi pa nakain ni Clarita ang laman ng pamana ng kanyang mga magulang para magiging tuluyang aswang ang dalaga. Ngunit maniwala ka sa akin, Jojo, mga aswang ang lahat ng mga tao dito sa lugar na ito at nanganganib ngayon ang ating mga buhay. Napaiyak na itong si Jojo. Hindi nito kasi maisip na ang masaya sana na pamanhikan at kasalan magkakaganito pa. Lumapit na din itong si Manong Raul sa kanyang anak. Jojo, alam kong mahal mo si Clarita. Ngunit gumising ka sa katotohanan. Ipinain nila si Clarita para makakuha ng pang-alay na walang kahirap-hirap. Hindi paganap na aswang si Clarita. Kaya wala kang napapansin na kakaiba sa kanya. Tama ba ako, Nanay Candida? Tama ka, Raul. Ang gagawin natin ngayon ay humanda. Natitiyak kong magiging mahaba ang ating gabi ngayon. Natitiyak kong may mga masamang gagawin ang mga iyan sa atin ngayong gabi para bukas wala nang magiging abirya sa kanilang gagawing pag-aalay sa kapistahan. Raul, bantayan mo si Nunoy. Gamitin mo ang balaraw kung kinakailangan at kung may magtatangka man na lumapit sa atin. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Papatayin ko silang lahat sa oras na may gagawing masama ang mga ito sa atin. Nasa loob ng kubo si Nanay Candida habang ang mga aswang nasa labas at nakakahalata na ang mga ito sa kanilang ikinikilos. Ngunit sa kanilang mga tingin, hindi na makakatakas pa ang grupo nila ni Nanay Candida. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng kanilang supremo. Makalipas ang ilang minuto, dumating na nga ito at wika agad ng supremo sa mga kasamahang aswang. Gawin na natin ang nararapat para tuloy-tuloy na ang ating gagawing pagdiriwa bukas. Tumango at ngumisi lamang ang mga aswang at pagkatapos naglalakad na ang supremo papunta doon sa kubo na kinaroroonan nila ni Nanay Candida. Nakasunod naman agad ang mga matatandang mga aswang. Nang makalapit na ang mga ito doon sa kubo, agad na wika ng supremo. Jojo, maaari ko ba kayong makausap? Lumabas muna kayo at sumama doon sa aking kubo. Mayroon lamang tayong mahalagang pag-usapan tungkol sa gagawing kasalan ninyo bukas. Nang marinig naman nila ni Nanay Candida ang pagsasalita nito sa labas, mabilis na sumilip ang mga ito doon sa siwang ng mga dingding at nakita nila ang isang taong nakatayo sa harap ng kanilang kubo na mayroong maputing mga buhok at balbas na mahaba at kulay puti din. Wika nitong si Nanay Candida na pabulong. Maaring iyan na ang kanilang supremo. Jojo, sabihin mo na kung maaari, bukas na ang gagawin ninyong pag-usap. Sabihin mo na masama ang iyong pakiramdam. Kaya wika nitong si Jojo. Manong, maaari po bang ipagbukas na lamang ang ating gagawing pag-usap? Hindi pa kaya ng aking katawan. Kailangan kong makapagpahinga. Nanghihina ako dahil sa pagsusuka. Sagot naman ng supremo. Ganun ba? Sige, kung hindi mo kaya, ako na ang papasok sa loob ng kubo ninyo. At pagkatapos, suminyas na ito sa kanyang mga kasamahang aswang. Dito na nila nakita na biglang nagbago na ang mga hitsura ng mga ito. May tumubong mga mahahabang mga kuko
sa kanilang mga daliri at mayroong mga pangil sa kanilang mga bibig. Ganon din ang nangyayari sa Supremo. At pagkatapos, mabilis nang nagtatalunan ang mga ito papunta doon sa kanilang kubo. Uwi ka agad ni Nanay Kalita. Umatras kayo. Raul, gawin mo ang binilin ko sa iyo. Ilang sandali lamang, biglang may mga kaluskos silang naririnig sa dingding at sa bubong. Naramdaman nilang nagsiakyata na at nagtalunan ang mga aswang doon sa kanilang bubong para makahanap ng mapapasukan. Takot na sina Manong Raul. Ngunit kailangan niyang tumulong. Kung hindi, magiging pagkain sila ng mga ito bukas. Makalipas lamang ang ilang minuto, tuluyang nabuksan na ng apat na mga aswang ang pintuan doon sa harapan. Rinig na nila ang mga angil ng mga ito na nakapagdagdag sa kanilang mga naramdamang takot. Uwi ka ng Supremo. Ipagpatawad ninyo. Ngunit magiging pang-alay namin kayo bukas. Jojo, magaling. At marami kang isinama sa pagpunta dito sa aming lugar. At pagtapos na makapagsalita ang Supremo, tumawa ito ng napakalakas. Mabilis nang pumasok naman ang apat na mga aswang doon sa loob para atakihin na ang grupo nila ni Nanay Kalida. Nang magbanggit ng tatlong banyagang salita itong si Nanay Kalida, biglang napasigaw ang apat na mga aswang at tumilapon ang mga ito palabas ng kubo habang umuusok ang kanilang mga katawan at naghihiyawan na dahil sa sakit na naramdaman. Patuloy na umuusok ang katawan ng mga ito hanggang sa mangingisay at tuluyan nang namatay ang apat. Lahat ng mga aswang na nasa bubong ng kubo agad na nagtalunan ang mga ito pababa ng lupa. At ang ilan naman sa mga aswang tumalo na din papunta doon sa itaas ng mga kakahuyan na nasa gilid lamang ng kubo. Gulat na gulat ang mga ito sa nangyayari sa kanilang apat na mga kasama. Uwi ka agad ng Supremo. Mga pangahas, pagbayaran mo ang ginawa mong ito sa aking mga tauhan. Tanda, ang galit na wika nito. At ilang sandali pa, agad itong nag-uusal ng mga orasyon. At pagkatapos, itinuro itong si Nanay Kalida. Pagkaturo pa lamang ito kay Nanay Kalida, agad na natumba ang matanda sa lupa. Dito na, biglang nagtalunan ang mga aswang galing doon sa mga puno at papasugod na ang lahat kay Nanay Kalida na nakabulagta doon sa lupa. Sa nakita naman nila ni Manong Raul, takot na ang mga ito. Napasigaw pa nga ang kanyang asawa. Ang nasa isip ng mga ito, papano na kung wala na si Nanay Kalida? Pagkabagsak ng mga aswang sa lupa, tuloy-tuloy ang mga ito sa paglapit kay Nanay Kalida. Umaangil at handang tapusin na ang matanda. Ngunit sa isang iglap, biglang may mga baging ang nagsilabasan sa mga lupa na nasa paligid ng matanda. Agad naman na nakaramdam ang Supremo sa ginawang iyon na patibong nitong si Nanay Kalida. Kaya sigaw nito sa kanyang mga tauhan, "Umatras kayo! Patibong lamang iyan!" Ngunit huli na, napupulputan na ng mga baging ang kanilang mga paa at paakyat na ang mga ito sa kanilang mga katawan, kamay at ulo. May ilang mga aswang naman ang mabilis na nakatalon paatras. Ngunit ang mga nahuli ni Nanay Kalida, tuluyang naibagsak na ang mga ito sa lupa. Biglang tumawa itong si Nanay Kalida. "Ganyan ba kahina ang tingin ninyo sa akin na madaling patayin? Ang pangalan ko ay Kalida. Sa nalalabing mga taon ng aking buhay, tatapusin ko ang lahat ng mga kampon ng kadiliman na aking makakasalamuha.
at nang hindi na makapamiktima pa ang mga ito. Galit na galit itong supremo ng mga aswang. Nagbabaga na ang mga mata nito dahil sa sobrang galit. Nasa mahigit kasi sa 10 bilang ng mga aswang ang nahuli ngayon ni Nanay Kalida na nakabulagta sa lupa habang napuluputan ito ng mga baging. Umaangil ang mga aswang at pilit na kumawala. Ngunit napakahigpit ng mga baging na nakakapit sa kanilang mga katawan. Ilang sandali, wika ng supremo. Pagkawalan mo tanda ang aking mga tauhan. Pagbayaran mo ito ng iyong buhay at ng mga kasama mo, patayin ko silang lahat. Muling tumawa itong si Nanay Kanida habang may kinuha itong supot galing sa kanyang bulsa. At pagkatapos, isinaboy niya ang laman nito sa paligid ng mga nahuling mga aswang habang nag-uusal ng mga orasyon. Nabuhayan na din ng loob si Manong Raul. Ngayon, pinagsisihan na nitong si Jojo ang kanyang ginawang pagpunta sa lugar na ito. Maaring madamay pa ngayon ang kanyang mga magulang sa kanyang kabubuhan. Napaangil ang ibang mga aswang nang makita nilang bawat matamaan ng mga parang mga alikabok na galing sa supot ang mga kasamahan nilang mga aswang na nakabulagta sa lupa. Agad na maghihiyawan ang mga ito habang umaapoy ang buong mga katawan. Hanggang sa mapaangil na lamang at tuluyan ng nalagutan ng hininga ang lahat ng mga ito. Sabay-sabay nang umaalulong ang mga aswang na nakapalibot kay Nanay Kanida. Galit na galit, namumula ang mga mata. Ngunit nagdalawang isip na ang mga ito na muling umatake. Sa kanilang nakita, alam na ng mga ito na hindi pangkaraniwang babaylan ang kanilang kaharap ngayon. Isang malakas na babaylan. Ngunit walang kaalam-alam ang mga aswang na dating barangan itong si Nanay Kanida at marami na itong napapatay na mga kapwa barangan at pati mga aswang. Patuloy na umaaligid ang mga aswang kay Nanay Kanida. Ngunit walang sinuman ang nagnanais na unang umatake. Wika ng supremo na bahagyang nawindang sa kanyang nakita. Unang beses na may nakakalaban ang mga ito na ganun kalakas. Mabilis itong nagbitaw ng mga tigalbo sa matanda. Putsa kang matanda ka! Tatapusin kita ngayon! Tingnan natin kung hanggang saan ang lakas mo. Ngunit tinawanan lamang ito ni Nanay Kanida. Hihi! Sa tingin mo ba, mahuhuli mo ako at matatalo sa ganyang uri na orasyon? Sinabayan pa nga ni Nanay Kanida ang pag-uusal ng supremo na parang nanunuya at nakangisi pa. Ngunit biglang umatake ang limang mga aswang galing sa likuran ng matanda at nakaamba na agad ang mga matutulis na mga kuko ng mga ito. Ngunit agad naman na napansin ito ni Nanay Kanida ang mga nalalabing mga parang mga alikabok na nasa loob ng supot. Itinapon niya lahat ng mga ito doon sa mga papasugod na mga aswang. At bago pa nila maabot ang matanda, agad na umuusok na ang kanilang mga katawan at bumagsak ang mga ito sa lupa habang nangingisay. Umaangil ang mga ito na parang mga kinatay na mga baboy. Makalipas lamang ang ilang segundo, nawala ng buhay na ang limang mga aswang habang patuloy pa rin na umuusok ang mga katawan ng mga ito. Sa nakita ng mga kasamahang mga aswang, mas lalong nilukuban na ng takot ang mga ito at napapaatras pa. Habang nanonood naman sa bakbakan na iyon ang grupo nila ni Manong Raul, napabilib ng sobra ang mga ito kay Nanay Kanida. Kakaiba ang lakas nito nang dahil lamang sa mga parang alikabok na nasa loob ng supot. Wala pang isang minuto, agad nang namatay
ang karamihan sa mga asol. Wika pa nga nitong si Jojo. Mabuti at naisama natin si Nanay Kalida, Tatay Raul. Dahil kung hindi, kanina pa tayo pinagpistahan ng mga aswang na ito. Tunay ngang kakaiba ang lakas ni Nanay Kalida. Kung dati Jojo, isa itong mabagsik na barangan. Ngayon, kinatatakutan na ito ng mga kampo ng kadiliman. Ang sagot naman nitong si Manong Raul. Ngunit hindi napansin ng grupo nila ni Manong Raul ang unti-unting paglapit ng mga aswang galing sa gilid ng bahay. Apat ang lahat ng mga ito. Napatigil naman ang Supremo sa kanyang ginawang orasyon. Batid niya ngayon na wala itong silbi sa matandang kaharap. Nag-isip na ngayon ng paraan ang pinuno ng mga aswang kung paano niya matalo ang matandang kaharap. Ilang sandali pa, mabilis nang nag-usal ng mga orasyon itong si Nanay Kalida. Kaya agad na pinagsabihan ng Supremo ang kanyang mga tauhan ng mga aswang. Nakita niya kasing bumuka-buka ang bibig nitong si Nanay Kalida at batid niyang may binabalak na naman ito sa kanila. At ilang sandali pa, biglang tumalon itong si Nanay Kalida. Papasugod na ito kay Supremo. Samantalang ang apat na mga aswang doon sa gilid ng bahay, biglang umigpaw ang mga ito papasok doon sa bintana ng kubo. Sa bilis ng kilos ng mga aswang, agad na nakapasok ang mga ito doon sa bintana nang masira ng tuluyan ito. Gulat na gulat ang grupo nila ni Manong Raul. Napasigaw pa nga itong si Aling Lorna at ang batang si Nonoy. Papasugod na ang mga aswang sa kanila. Habang abala naman itong si Nanay Kalida sa pakikipagharap doon sa mga aswang sa labas. Ngunit bago pa nila maabot ng tuluyan sina Manong Raul, biglang bumagsak ang dalawa sa mga aswang doon sa sahig at nangingisay. Habang ang dalawa pa, gulat na gulat ang mga ito at napatigil. Hindi nila maintindihan kung bakit biglang bumagsak ang dalawa nilang kasamang aswang at nangingisay agad ang mga ito. Ngunit makalipas lamang ang ilang segundo, biglang bumagsak na din ang dalawa pa at pati na rin sina Manong Raul. Gulat na gulat din ang mga ito kung bakit biglang nangingisay ang mga aswang hanggang sa magsasalita na itong si Nanay Kalida na sa mga pagkakataon na iyon, nasa gilid lamang pala ng loob ng kubo. Mag-ingat kayo, Raul. Mabangis ang mga aswang na ito. Pakiramdaman ninyong mabuti ang buong paligid. Nagtataka ang mga ito kung bakit napunta itong si Nanay Kalida sa loob ng kubo. Samantalang nakita nila itong umaatake na doon sa Supremo ng mga aswang. Ngunit nang tingnan nilang muli ang labas ng kubo, nang makalapit na yung isang Nanay Kalida sa Supremo, bigla itong bumagsak sa lupa na nagiging balabal at pagkatapos agad itong nag-apoy. Ibig sabihin, hindi ang totoong Nanay Kalida ang umatake sa Supremo. Kanina, habang lihim na pumunta ang mga aswang doon sa gilid ng kubo, agad na naramdaman iyon ni Nanay Kalida dahil na rin sa kanyang mga ginagawang mga pampakod sa paligid ng kubo. Kaya agad itong gumawa ng mga orasyon. Iyon ang oras na nakita ng Supremo na bumuka-buka ang bibig nitong si Nanay Kalida. At akala nga nito na sila ang punterya ng matanda. Gumawa pala ito ng mga orasyon na mga panlilang para hindi mapansin ng mga aswang ang kanyang ginawang mabilis na paglipat doon mismo sa loob ng kubo gamit ang kapangyarihan ng kanyang hawak na kabibing itim. Pagkatapos sa mga pangyayaring iyon, lumabas muli ng bahay ang matanda. Sa puntong ito, nababalot na din ng takot ang pag-iisip ng Supremo. Batid na niyang walang katapat ang lakas nitong si Nanay Kalida. Kung patuloy silang lumalaban, maaaring katapusan na nilang lahat.
kaya sumigaw na ito sa lahat ng kanyang mga kasamahang aswang na sundin ang kanyang gagawin. At utos ng Supremo, lumuhod ang lahat ng mga aswang sa harapan ni Nanay Canida. Ganon din ang ginawa ng Supremo. Lumuhod ito at nagmamakaawa habang humihingi ng tawad kay Nanay Canida. At inutusan ang lahat ng mga aswang na lumuhod na din doon para makahingi ng kapatawaran ang mga ito sa kanilang masamang binabalak sa grupo nila ni Nanay Canida at kay Jojo mismo na niloko at sinaktan nila. Ang mga magulang naman nitong si Clarita, lumapit na din ang mga ito dahan-dahan kay Nanay Canida at pagkatapos lumuhod. Habang itong si Jojo, lumabas na din ito ng bahay at naluluha habang nakatitig ito kay Clarita. Ngunit hindi na makatitig ang babae sa kanya dahil na rin siguro sa naramdamang hiya. Akmang lalapitan pa sana ito ni Jojo. Ngunit agad na nakasunod itong si Manong Raul at pinigilan ang kanyang anak. Bulong ni Manong Raul, "Anak, muntik na tayong mapahamak dahil sa kanya. Sana kami naman ngayon ang isipin mo. Kahit na ano pa ang mangyayari, anak, si Clarita ay anak pa rin ng mga aswang na may balak ng masama sa atin. Kaya pabayaan mo na siya." Napayuko itong si Jojo at dumaloy ang maraming mga luha sa kanyang pisngi. Tama ang kanyang ama. Kahit na masakit, kailangan niyang tanggapin ang katotohanan. Wika naman itong si Nanay Canida, "Manatili kayong nakaluhod hanggang sa makalayo na kami at makalabas sa lugar ninyo. Kung may tatayo na hindi pa kami nakalabas, agad na babawian ito ng buhay." Pagsilay nitong si Nanay Canida, walang imit na nakaluhod pa rin ang lahat ng mga aswang. Naglalakad na itong si Nanay Canida. Dumaan ito sa gitna ng mga nakaluhod na mga aswang habang mabilis din na sumunod sa kanya sina Manong Raul. Nang mapatapat itong si Nanay Canida doon sa Supremo, yumuko ng kaunti ang matanda at wika nito, "Isa pang kahilingan, kaibigan. Ayaw ko nang mabalitaan pa na may mga binibiktima kayo na mga tao. Dahil kung mangyayari iyon, uubusin ko ang lahat ng angkan mo." Napatitig ang Supremo kay Nanay Canida at makalipas ang ilang sandali, muling nangangako ito sa kanya. Matapos iyon, muling naglalakad na sina Nanay Canida palabas ng mga kabahayan na iyon hanggang sasapitin na nila ang kakahuyan. Dito na nakahinga ng maluwag ang mga ito. Sa pagkakataon na ito, humingi ng tawad itong si Jojo sa kanila. Wika nitong si Nanay Canida, "Wala kang kasalanan, Jojo, sa mga nangyayari. Nagmahal ka lamang apo, kaya huwag mo nang isipin ang mga bagay na iyan. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na mahulog kayo sa kamay ng mga demonyo dahil kasama niyo ako." Matapos ang kanilang pag-uusap, muling naglalakad na ang mga ito pababa na ng bundok. At makalipas naman ang mahigit sa isang oras, narating na nila ang bahay ng kaibigan nitong si Manong Raul. At kinabukasan, nagpapaalam na ang mga ito na makauwi na sa kanila. Habang itong si Nanay Canida, hindi na ito nagpatid pa kay Manong Raul. Umuwi na ito kasama ang anak ni Lucas na si Nonoy. Ngunit habang naglakad doon sa mga kakahuyan sa bundok na iyon, sina Nanay Canida, may mga naramdaman ang matanda na kakaiba. Kaya tumingala sa itaas ang matanda at nagpakawala ng mga palipad hangin na mga orasyon.
Kung mga lamang lupa man o mga engkanto ang gusto siyang paglaruan, magsisisi ang mga ito. Makalipas ang ilang sandali, na walang bigla ang mga naramdaman nitong si Nanay Canida. Kaya nagpatuloy na ito sa paglakad. Hanggang sa makalipas ang ilang minuto, narating na nito ang kanilang bahay. Tuwang-tuwa na sumalubong pa nga itong si Makmak sa kanila. Balik na naman sa normal ang buhay nila ni Nanay Canida. Hanggang sa dumating na naman ang grupo ng bagong makakalaban nila. Ang mga aswang na nakakalaban nila doon sa bukirin ng Kantugbas, may mga kamag-anak pala ang supremo ng mga aswang, na mga kakaibang uri ng mga aswang. Mas malakas pa nga ang mga ito kumpara sa mga gabunan. Mga aswang na may halong mga dugo ng iba't ibang uri din ng mga aswang. Mas malakas ang mga ito dahil bukod sa mga kakayahan ng mga ito sa mga orasyon, ang ilan sa kanila may mga hawak pang mga agimat. Nagdepende ang kanilang lakas kung saan silang uri ng mga aswang nang gagaling. Sa kahihiyan na sinapit ng supremo, galit na galit ang mga ito. Wika pa nga ng pinuno ng mga aswang na tinatawag na saltik. Kung ganon, Ignacio, natalo kayo ng matandang nag-iisa lamang. Natiyak kong malakas nga ito dahil hindi biro ang magpasunod ng isang angkan ng mga busaw. Ako na ang bahala sa matandang iyon. Susuyurin ko ang buong bayan ng Kanlasog at Kantugbas. Makita ko lamang ang sinasabi mong matanda. Kaya nga sa simula sa araw na iyon, bumaba na ng patag ang apat na mga saltik para hanapin itong si Nanay Canida. Nakasakay ang mga ito ng mga kabayo para na din maitago nila ang tunay nilang mga pagkatao. Una nilang pinuntahan ang lugar ng Kantugbas at nagtatanong ang mga ito sa bawat makikitang mga tao. Doon naman sa lugar ng Kanlasog, lumipas pa ang mga araw habang abala si Nanay Canida doon sa kanilang bagong taniman na mga palay. May mga kakilala sina Lucas at Luis na galing sa kabilang lugar, galing sa lugar ng Kantugbas. Lumapit ang mga ito sa kanila at sinabi na doon sa kanilang lugar may mga kalalakihan na nakasakay ng mga kabayo ang naghanap kay Nanay Canida. Isa nga daw ito sa mga napagtanungan. Ngunit nga may napapansin ang mga ito na kakaiba, kaya hindi nila sinabi kung saan ang kinaroroonan ni Nanay Canida. Nang makalayo na ang mga ito, agad na lumapit sina Lucas at Luis kay Nanay Canida at sinabi ang mga napag-usapan ng mga ito tungkol doon sa kanilang lugar. Napaisip itong si Nanay Canida. Sino naman ang maghanap sa kanya? Simula nang tumigil na ito sa gawain na masama, wala nang naghanap pa sa kanya at wala nang nagpupunta pa sa kanilang bahay. Kaya pala isipan ngayon nitong si Nanay Canida kung sino ang mga ito. Kilagabihan, napabalikwas ng bangon itong si Nanay Canida. Nakakarinig kasi ito ng mga kakaibang tiktilaok ng kanyang mga alagang mga panabong. Alam niyang mga palatandaan ang mga ito at mga babala. Kinabukasan, para matiyak niya na may mga maaaring mga kalaban ang paparating, pumunta ito doon sa kuiba at kinausap ang mga kaibigang mga engkanto. Pagkatapos, gumawa din ito ng mga dasal at mga ritual. Tanghali na nang makauwi itong si Nanay Canida, agad na kinausap nito si Lucas. Sa mga pagkakataon na iyon, hindi pa nakabalik itong si Luis galing sa kanilang barangay hall.
Tanong nitong si Lucas. Ano ang mga mahalaga mong sasabihin sa akin, Nanay Kanida? Lucas, kahit na tahimik na tayong naninirahan sa lugar na ito, lumalapit pa rin ang mga kampo ng kadiliman at ang ating mga kalaban. Talagang hindi na tayo patatahimikin pa. May mga darating na mga kalaban at hindi basta-basta ang mga ito. Dahil malakas ang kanilang grupo, hindi nag-iisa ang makakalaban natin, Lucas. Marami sila. Kailangan na paghandaan natin ito anumang oras. Maaring matuntun na ang ating kinaroroonan. Sa palagay ko, ang mga kalalakihan na naghanap sa akin doon sa lugar ng Kantugbas ay ang mga maaring mga kalaban natin. Kailangan na walang madamay pa na mga tao sa ating lugar. Lalabanan natin ang mga ito. Natitiyak kong sapat na ang inyong mga lakas at kalaman para matalo natin ang mga ito. Sa mga pagkakataon din na iyon, kasalukuyang papauwi na din itong si Luis galing doon sa pinakasintro ng lugar ng Kanlasot. Binaybay na nito ngayon ang gilid ng palayan hanggang sa makita niya ang apat na mga kalalakihan na nakasakay ng mga kabayo at makakasalubong niya ang mga ito. Nang makalapit na ang mga ito sa kanya, agad na tanong nung isa. Kaibigan, maaari bang magtanong? Kilala mo ba ang mayroong pangalan na Nanay Kanida? Napatitig itong si Luis sa mga ito dahil ang mga kalaman itong si Luis ay galing sa pagiging albularyo. Agad niyang napansin na may mga karga ang apat. Naalala din niya ang tungkol sa mga kalalakihan na naghanap kay Nanay Kanida doon sa lugar ng Kantugbas. Sagot naman itong si Luis na nakahawak na sa puluhan ng kanyang itak. Mga kaibigan, ano ang kailangan ninyo sa matandang iyon? Ngumisi lamang ang isa sa mga ito. At pagkatapos, wika nito kay Luis. May mga mahalaga lamang kaming kailangan at itatanong sa kanya, kaibigan. Muling sagot nitong si Luis sa mga ito na umalis na sa kanilang lugar ang hinahanap nilang matanda. At pagkatapos, naglalakad na itong si Luis papauwi. Habang ang mga kalalakihan, agad na bumuka-buka ang mga bibig ng mga ito habang nakatitig sa nakatalikod na si Luis. Minarkahan nila itong si Luis. Batid nilang hindi kasi ito nagsasabi ng totoo. Ngunit habang papalayo itong si Luis, tumingala ito sa langit at nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, dumura-dura ito sa buong paligid. Winasak niya ang mga ginawang mga orasyon na mga pangmarka ng mga kalalakihan sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas, wika nung isang lalaki. Tama nga ang hinala ko, may karga ang isang iyon. Napatigil sa pag-uusap ang mga ito nang may dalawang uwak ang dumaan sa kanilang uluhan. Pagkatapos, nag-iingay na ang mga ito. Napatingala ang grupo ng mga kalalakihan doon sa mga ibon at nang ibalik ang kanilang paningin kay Luis, naglaho na ito agad doon sa unahan. Napangiti na lamang ang isa sa mga kalalakihan. Pagkatapos, nagpunta agad ang mga ito doon sa dulo ng palayan para muling makapagtanong sa mga taong naninirahan doon. Nang makarating naman itong si Luis doon sa kanilang bahay, agad na sinabi nito ang tungkol doon sa apat na mga kalalakihan na nagtatanong sa kanya. Sagot naman itong si Nanay Kanida. Luis, mga kalaban ang mga iyon at may balak na masama sa akin.
kailangan na natin na maging maingat sa lahat na oras. Malapit nang matunton ng mga ito ang ating kinaroroonan. Sagot naman itong si Luis. Tama ka, Nanay Kanida. Sa oras na makapagtanong na ang mga ito doon sa mga tao na naninirahan doon sa dulo ng palayan, natitiyak kong ituturo ng mga ito ang ating kinaroroonan. Tama ka, Luis. Kaya kailangan natin na maghanda. Huwag na muna kayong aalis ni Lucas. Kung aalis man kayo, dapat na magkakasama muna kayong dalawa. Hindi pa natin alam kung anong mga kakayahan meron ang mga taong ito. Sabad naman itong si Lucas. Nanay Kanida, anong klaseng mga kalaban ang mga ito? Hindi ko pa natitiyak, Lucas. Malalaman na lamang natin ang mga ito sa oras na makakaharap na natin ang mga nilalang na ito. Sa gabing iyon, maagang nag-agahan ang mga ito at pagkatapos nagpapahinga na ang asawa at mga anak ni Lucas. Samantalang sina Nanay Kanida, nanatiling nakaupo muna ang mga ito doon sa may pantawan. Nag-uusap ang tatlo at pinakiramdaman ang buong kapaligiran. Lumipas din ang tatlong oras. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, dito na nagsimulang nag-iingay ang mga alagang manok ng matanda. Kakaiba naman ngayon ang ingay ng mga ito at natitiyak ng matanda na may naamoy at nakikita ang mga ito na mga nilalang sa paligid. Huwi ka agad nitong si Nanay Kanida. Mukhang nandirito na ang ating mga panauhin. Lucas, Luis, naramdaman ba ninyo ang kanilang presensya? Sagot naman itong si Lucas. Oo, Nanay Kanida. Kakaibang puwersa. Dumito na muna kayo, Lucas, Luis. May aalamin lamang ako tungkol sa mga ito. Bantayan ninyo itong bahay. Hindi natin alam. Baka malakas ang mga taglay ng mga ito na mga orasyon na pangwasak. Susubukan kong alamin ang kanilang lakas at mga taglay at ang kanilang pagkatao. Mag-iingat ka, Nanay Kanida. Ang paalala naman ng dalawa. At pagkatapos, lumabas na itong si Nanay Kanida ng bahay. Agad na nagpalit ito ng anyo. Ngunit bago pa ito lumayo doon sa kanilang bahay, umikot muna ito at may mga ginagawang pabilog na hugis sa buong paligid. Kailangan na siguraduhin ng matanda na malakas ang kanilang mga pambakod at mga pangharang. Sa lahat ng mga nakakalaban ni Nanay Kanida, ngayon pa ang unang bisis na naramdaman niya na ganon kalakas ang pwersa na nasa paligid. Hindi niya maipaliwanag ang kakaibang hatid nito sa kanyang mga aral. Nang matapos na gawin iyon ni Nanay Kanida, muling humakbang ito ng ilang bisis at pagkatapos dumapa na ito sa lupa at may mga ibinulong-bulong ito doon. Pagkatapos ilang minuto na ginawa iyon ni Nanay Kanida, namumula na ang kanyang mga mata at may mga ugat na kulay asul ang nagsilabasa na ngayon sa kanyang mukha. Makalipas ang ilang sandali, mabilis nang pumasok muli ng loob ng bahay itong si Nanay Kanida at uwi ka agad ito kay Lucas at Luis. Sa tingin ko, Lucas, Luis, mga saltik ang mga kalaban natin ngayon na nasa paligid. Sa pagkakataon na ito, hindi natin maaasahan ang mga kakampi natin na mga engkanto at mga lamang lupa. Walang kalaban-laban ang mga ito sa mga nilalang na saltik. Malalakas ang angkan ng mga ito
May mga hawak din na agimat ang ilan sa kanila at malakas ang kalaman nila sa mga orasyon. Nasa 20 ang bilang nila ngayon. At tumingin itong si Nanay Canida sa mga mata ng 2 at mas sumeryoso pa ang pagmumukha nito. Kapag nahaharangan ko ang kanilang mga kagawing dasal o orasyon, gagamitin ng mga iyan ang kanilang mga agimat at pisikal na lakas. Kailangan natin na labanan ang mga ito ng sabayan dahil kung hindi, maaaring katapusan na natin. Mag-iingat kayo, Lucas, Luis, sa pagkakataon na ito. Hindi ko maipangako na kaya ko kayong iligtas. Sagot naman itong si Lucas. Nanay Canida, hindi sa lahat ng oras laging umaasa na lamang kami sa lakas mo. Malakas na din ang aming mga kaalaman at kakayahan. Kaya na din namin na makipagsabayan sa mga kalaban. Tama si Lucas, Nanay Canida. Hindi lamang mga sarili namin ang dapat na ipagtanggol dahil sa oras na matatalo tayo, pati ang asawa at anak ni Lucas ay madadamay. Ilang segundong nakatitig ang matanda sa 2. Ngayon, hindi talaga siya nagsisisi kung bakit tinuruan niya ang mga ito ng mga aral. Makalipas ang ilang sandali, lumabas na ang 3 ng bahay. Tiyak naman ni Nanay Canida na walang makakapasok ng bahay ng basta-basta kung mawawasak man ang kanyang mga ginagawang malalakas na pambakod. Agad niyang maramdaman ito. Pagkalabas nila ni Nanay Canida, nakakalapit na din pala ang mga nilalang na saltik. Maaring agad na nawasak na ng mga ito ang mga ginagawang pambakod ni Nanay Canida sa unahan. Madilim ang buong paligid, tanging kakaunting sinag ng buwan ang nagbigay ng liwanag sa kapaligiran. Katamtaman lamang din ang lakas ng ihip ng hangin, ngunit kakaiba ang alinsangan na dulot ng hangin sa kanilang balat. Naglalakad na sina Nanay Canida papunta doon sa grupo ng mga saltik. Nasa ilalim ang mga ito ng puno ng mangga, ngunit siyam lamang ang kanilang nakikitang nandoon. Wika ni Nanay Canida kay Lucas at Luis. Nasa paligid lamang ang 11 ng mga ito. Mag-iingat kayo. Nagtatago lamang ang mga ito at handang umaatake sa atin. Habang ang mga saltik na natiling nakatayo ang mga ito sa ilalim ng mga puno ng mangga at nakatitig na din sa kanila, may dalang mga balaraw ang mga ito. Dala naman ni Lucas ang kanyang pamalo na kahoy at ang palakol naman na gawa sa mga buto ng hayop ang dala pa rin nitong si Luis. Ngunit itong si Nanay Canida, pangalawang bisis ngayon na ginamit nito ang isang armas na matagal na niyang itinatago. Ilang taon na niya itong itinatago at hindi na ginagamit. Huling nilalang na napatay ni Nanay Canida na gamit ang armas na ito ay ang supremo ng mga gabunan na nakaharap niya noon sa bayan ng Tipolo. Nang minsan na mabarang niya ang isa sa mga kamag-anak nito. Isang itak na mapurol ang dala nitong si Nanay Canida. Ngunit mas malapad ito ikumpara sa karamihan ng mga itak. Ngunit kahit na mapurol at may biyak-biyak pa nga ang harapang bahagi ng armas na ito, napakatalas naman ito kung ang tatamaan ay ang mga kampo ng kadiliman. Kayang hiwain ito ang katawan ng sinuman sa isang paghataw lamang. Itinatago na ito ni Nanay Canida dahil nga sa sumpa sa armas na ito.
Sa tuwing gagamitin niya ito, mababawasan ang taon ng kanyang buhay at magkakasakit pa ng malubha itong sinanay kanida na maaring ikamatay pa niya. Ngunit sa isip ng matanda, wala na siyang tanging naiisip na paraan para maipangtapat niya sa mga ito. Kaya niyang gumamit ng mga orasyon na malalakas. Ngunit maari naman niyang ikabulag sa isa pang mata at magkakasakit ang mga taong malalapit sa kanya. Kaya mas pinili niyang siya ang magdusa kaysa ang mga taong nakapalibot sa kanya. Nang makalapit na sina Nanay Kanida doon sa mga saltik, agad na wika ng matanda. "Ano ang kailangan ninyo sa akin at ako'y hinahanap ninyo? Bakit kayo na parito nakasama halos ang inyong buong pwersa? Ganun ba ako kalakas para paghandaan ninyo ng ganito?" Ang pagkumpronta ni Nanay Kanida sa mga aswang. Agad na umaangil ang mga ito at ang isang matandang may dalang balaraw agad na humakbang ito ng dalawang bisis at uwi ka nito kay Nanay Kanida. "Maaaring hindi mo kilala ang aming angkan, Nanay Kanida, at palaisipan siya inyo kung bakit kami narito. Kung naalala niyo pa ang ginawa mo doon sa angkan ng mga katulad namin sa bukirin ng Kantumbas, pinahiya mo ang supremo ng mga ito na siyang aming pinsan. Walang maaring magpapahiya sa aming angkan at mga kadugo dahil kamatayan ang maghihintay na parusa sa sinumang mga tampalasan na gagawa noon." Sagot naman itong si Nanay Kanida, "Naalala ko na ang mga iyon. Kamag-anak nyo pala ang pinuno ng mga busaw. Kaya nga pala, hindi magkakalayo ang mga estilo ng inyong pag-iingay. Kung ang ipinunta ninyo sa aking lugar ay kunin ang aking buhay, wala na din akong magagawa ngayon, kundi protektahan ang aking sarili at ang aking mga kasamahan. Pagsisihan ninyo ang ginawa ninyong kapangasan. Alam kong may mga kasamahan pa kayo na nasa paligid dahil 20 lahat ang bilang ninyo. Huwag na kayong magtatago dahil alam ko na ang kinaruunan ninyo." Napaangil ang mga saltik, hindi inaasahan ng mga ito na alam na pala ng matanda na kanina pa sila narito at ang buong bilang nila. Mabilis na kumilos ang mga aswang sa isang iglap, agad na napapalibutan sina Nanay Kanida ng mga ito. Nagtataluna na din ang iba pang mga nagtatagong saltik doon sa mga damuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy. Wikang muli ng matandang aswang, "Batid namin na may kakaiba kang lakas na taglay. Ngunit makailang bisis na kaming nakakaharap ng mga katulad mo at ang mga ito ay nagiging biktima lamang namin. Ngayon, ikaw na ang isusunod." Ngunit sa isang iglap, biglang nawala itong si Nanay Kanida sa harapan ng mga ito dahil sa sobrang bilis, kamuntikan pang matamaan ni Nanay Kanida ang matandang nagsasalita. Kung hindi nga lamang malakas din ang tanga nito at mabilis din kung kumilos, patay na sana agad ito. Napatalon ito patras at kalahating pulgada na lamang ang pagitan ng armas ni Nanay Kanida at sa aswang na iyon. Ngunit kasunod naman doon, biglang bumagsak ang isa pang saltik nang muling umatake itong si Nanay Kanida. Nagawa man nung isang matandang saltik na makatakas at makaiwas, ngunit ang isa nitong kasamang aswang ay hindi na. Tinamaan ito sa ulo at agad na nabiyak ito
Pagkatapos, humiwalay sa magkabilang parte. Bumagsak ito sa lupa at agara na namatay. Maagap naman ang naging kilos ng iba pang mga aswang. Agad na kumilos ang mga ito para atakihin si Nanay Candida. May mga gumagawa ng orasyon sa mga saltik para sana pahinain ang galaw ng matanda. Ngunit malakas ang taglay na pangbakod na usal ni Nanay Candida. Kaya walang bisa ang mga ito, maliban lamang sa tatlong matatandang aswang na may mga tangan na mga agimat at malakas na mga kaalaman sa orasyon. Nasasabayan nito ang bilis ng matanda at agad na nakakalapit ang mga ito kay Nanay Candida. Napapalibutan na si Nanay Candida ng tatlong matatandang aswang. Hindi din magawang matulungan nila ni Lucas at Luis ang matanda dahil inaatake na din ang dalawa ng iba pang mga saltik. Alanganin ngayon ang sitwasyon ni Nanay Candida. Kaya ang ginawa niya, mabilis na itinarak niya sa lupa ang dalang itak sabay ng pagsigaw ng tatlong banyagang salita. Ngunit sabay naman na sumigaw ang tatlong matatandang mga saltik na nagbanggit din ng mga banyagang mga salita. Kaya hindi ganun katindi ang dulot ng ginawang ritual ni Nanay Candida sa mga aswang. Kaya nagawa siyang matamaan ng tagpas ng isang saltik gamit ang balaraw sa kanyang likuran. Kasabay naman sa tamang iyon, napaikot itong si Nanay Candida at kasabay din ang kanyang ginawang pagtagpas sa saltik. Tinamaan niya ito sa dibdib na agaran itong ikinasigaw. Hindi obra ang mga kakayahan ni Nanay Candida sa mga paninlang doon sa mga nilalang na ito dahil matalas at malakas ang mga pang-amoy ng mga aswang na saltik na agad na makikita at maramdaman ang tunay sa hindi. Kaya kailangan niyang labanan ang mga ito sa mga pamamaraan na nababagay sa lakas ng mga saltik. Nang mapatras ang tinamaan ni Nanay Candida, mabilis na sinundan ito ng matanda at pinagtataga ang buong katawan. Dahil nga sa may sugat pa ito at hindi pa nakabawi ng balanse, sunod-sunod na tinamaan ito ni Nanay Candida at agara nitong ikinamatay. Habang sina Lucas naman at Luis, ramdam ng dalawa ang lakas ng mga kalaban. Hindi katulad ang mga ito sa mga tipikal na mga aswang na nakakalaban na nila noong unang mga panahon. Mayroong dalawang saltik silang nasusugatan at nasaktan. Ngunit hanggang doon lamang, may sugat din itong si Lucas sa kanyang braso. Wika nitong si Luis, "Lucas, mag-iingat ka. Hindi umubra sa kanila ang aking mga ginagawang orasyon. Maaring may kasama ang mga ito na may tangan ng malakas na mga aral sa mga pangharang." Tama ka, Luis. Kahit na si Nanay Candida, nahihirapan pa rin sa mga ito. Nagpasya ang dalawa na hindi na maghiwalay sa pakikipaglaban para agad na matutulungan nila ang isa't isa kung kinakailangan. Habang itong si Nanay Candida, patuloy pa rin na bumuka-buka ang bibig ng matanda. Ang buong akala ng mga aswang na saltik na gumawa ng mga orasyon itong si Nanay Candida para pahinain ang kanilang pwersa. O di kaya gumagawa ito ng mga orasyon na panlinlang. Ngunit ang ginawa nitong si Nanay Candida, susubukan niyang ipasok ang kanyang kapangyarihan sa mga baging at magagamit niya naman sa kanyang hawak na armas. Alam niyang mahihirapan siyang mapalabas ang mga baging sa buong paligid dahil pulido din ang ginawang mga orasyon ng mga saltik. Matyaga na ginawa ni Nanay Candida ang mga orasyon na iyon. Habang nagpapatuloy naman ang bakbakan, nagawa nitong si Lucas na mahuli ang isang saltik.
Kahit na nasugatan pa siya nito, hindi na niya ito binitiwan pa at pinagtutulungan na nila ito ni Luis hanggang sa mapatay. Habang itong si Nanay Canida, may isa itong naabot at napugutan niya ito ng liig. 5 na ang patay sa hanay ng mga saltik. 15 na lamang ang mga natitira sa mga ito. Ngunit buhay pa ang 2 matanda na sa tingin ni Nanay Canida may tangan na mga malalakas na taglay at agimat. Sigaw ni Nanay Canida sa 2 kasama. Lucas! Luis! Lumapit kayo sa akin. Bilisan ninyo. Nang marinig ito nila ni Lucas at Luis, mabilis naman ang gumulong ang 2 para agad na makakalapit sa matanda. Nang makalapit na ang 2, muling napapaligilan sila ng mga saltik. May tama na ang 3. Si Lucas, may tama sa kanyang balikat. Sa paa naman, itong si Luis at sa likod, si Nanay Canida. 15 pa ang kanilang kalaban. Nasusugatan nga sila sa 5 napatay. Paano pa kaya ang 15 na mga kalaban? Uwi ka ni Nanay Canida. Sa ngayon, Lucas, Luis, ang gagawin lamang ninyo, protektahan ang ating kinatatayuan. Huwag ninyong hayaan na may makakalapit at mapigilan ang aking gagawin na pag-atake sa mga ito. Ito na lamang ang ating nalalabing paraan para matalo ang mga saltik na ito. Napatitig ang 2 kay Nanay Canida. Uwi ka nitong si Lucas. Nanay Canida, ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo rin ang mga ito, Lucas. Basta kahit na anuman ang mangyayari, kahit na buhay pa ninyo ang nakataya, huwag na huwag kayong aalis sa ating kinatatayuan. Natahimik na lamang sina Lucas at Luis habang ang isang matandang aswang muling wika nito kay Nanay Canida. Hindi ko inaasahan na ganun kakalakas, Nanay Canida. Sa kabila ng iyong katandaan, mas mabilis ka pa rin na kumilos kaysa amin. Maaring dahil ito sa iyong gabay. Ngunit papano na ilan? Hanggang kailan kaya ang itatagal ninyo? May mga sugat na kayong 3. Sagot naman ni Nanay Canida. Hindi ko maitanggi na sa lahat ng mga nakakalaban ko, maaring kayo nga ang pinakamalakas. Dahil napipigilan ninyo lahat ng aking mga malalakas na mga orasyon. Huwag kang mag-alala dahil tatapusin ko na ngayon ang laban na ito. Ngumingiti lamang ang mga saltik sa tingin ng mga ito na nagpalakas loob lamang itong si Nanay Canida sa kabila na wala na itong magagawa pa. Nakita ng mga aswang na itinaas na ni Nanay Canida ang kanyang hawak na mapurol na itak habang nag-uusal ito ng mga banyagang salita. Matapos na gawin iyon ni Nanay Canida, mabilis naman na itinarak niya sa lupa ang hawak na itak sa nakita ng mga saltik. Ang buong akala ng mga ito na gumawa na naman ito ng malakas na mga orasyon para palawakin ang kapangyarihan nito at mawasak ang kanilang mga harang. Kaya mabilis din na nag-usal ang 2 matanda ng mga orasyon. Habang nakahawak naman sa puluhan ng itak itong si Nanay Canida, patuloy lamang ito sa pagbigkas ng mga dasal. Habang sina Lucas at Luis, nakikiramdam lamang ang 2 at nakahanda na din sa mga mangyayari. Sa isang iglap, biglang hinugot ni Nanay Canida ang 2 mapurol na itak. Ngunit sa puluhan ito, may mga nakakabit na mga baging. Ang ginawa ni Nanay Canida, dahil nga mahirapan siyang mapalabas ang mga baging sa buong paligid dahil nga sa mga pulido ang mga harang ng mga saltik,
Ginawa niya ito sa pamamagitan ng maliit na butas sa itinarak niyang itak at ikinabit niya ito sa kanyang hawak na armas para mas mapakinabangan. Mabilis na itinapon ni Nanay Kanida ang hawak na itak na may mga nakakabit na mga bagay. Itinapon niya ito papunta doon sa mga aswang na saltik. Wika ni Nanay Kanida sa dalawa. Ang misyon ninyo, Lucas, Luis, bantayan ang butas na kinalalabasan ng mga bagay. Huwag niyong hayaan na mawasak ito ng mga saltik. Tatapusin ko na ang mga demonyong ito. Namanghaman sina Lucas at Luis sa kakayahan na iyon ni Nanay Kanida na sa unang pagkakataon, ngayon pa nila nakita, agad silang pumuwisto para agad na maharangan ang sinuman na makakalapit sa butas doon sa lupa. Habang ang itinapon na itak ni Nanay Kanida, sobrang bilis nito at halos hindi na makikita pa ng mga aswang. Agad na tumarap ito doon sa isang aswang na sa gilid ng punong mangga. Pagkatapos, muling hinugot nito ang pagkakatarak. At parang mayroong sariling buhay na umaatake sa mga aswang na saltik. Dahil iyon sa mga kakayahan ni Nanay Kanida sa mga bagay. Muling umatake na naman ito sa iba pang mga saltik. Tinamaan na naman ang isa sa likod ng itak. Kaya agad itong napaangil at natumba sa lupa. Agad itong nangingisay at namatay. Gulat na gulat ang dalawang matandang mga aswang. Agad na kumilos ang dalawa at papunta doon sa mga baging ang isa na nakakabit sa itak para maputol ito ng tuluyan, habang ang isa pang matandang aswang papunta naman doon sa kinaroroonan nila ni Lucas at Luis para wasakin ang ginawa ni Nanay Kanida. Mas lalong namamangha ngayon ang mga aswang na saltik sa kakaibang galing at pamaraan ng matanda sa pakikipaglaban. Ang nasa isip ngayon ng dalawang matandang aswang, kaya pala kinatatakutan itong si Nanay Kanida ng mga kauri nila dahil sa lakas, galing at talino nito sa pakikipaglaban. Nang magiging kapitan itong si Lolo Tikoy sa lugar ng Santa Catalina, isinama niya itong si Mamang Tasing sa pagpunta doon sa bukirin ng lugar ng Santa Catalina. Magkaibigang matalik kasi itong si Lolo Tikoy at ang ama ni Mamang Tasing na si Tatay Iko. Pinakiusapan ito ni Lolo Tikoy na isama niya itong si Mamang Tasing para makatulong sa problema tungkol doon sa mga gumagambala sa mga tao sa lugar ng Santa Catalina. Ang lugar kasi ng Santa Catalina ay ginagambala ng mga aswang na tinatawag ng mga saltik, mga aswang na nanggagaling sa angkan ng mga gabunan at mga abwak. Kaya ng mga ito na mag-anyong hayop na tulad ng mga baboy, aso, manok at mga malalaking ibon. Kaya din nila ang mga kakayahan ng mga abwak na magtatago sa ilalim ng lupa at mag-anyong uwak. Pumapasok na ang mga ito sa bayan ng Santa Catalina at humahalo na sa mga tao. Mahihilig din kasi ang mga taong nakatira doon sa lugar sa sabong at nakikisabong na din ang mga aswang na ito. Halos gabi-gabi na kung umaatake ang mga aswang na ito sa bayan ng Santa Catalina. Kalimitang binibiktima ng mga ito ay ang mga magsasaka, kung hindi man mga tao ang inaatake ng mga aswang, madalas din na mga alagang mga kambing, baboy at mga manok ang kanilang mga pinipiste. Mayroong ilan na ang nagsialisan sa lugar ng Santa Catalina dahil sa takot, kaya kailangan ni Lolo Tikoy na sugpuin na ang mga aswang na ito. Pagkadating itong si Lolo Tikoy at Mamang Tasing sa lugar ng Santa Catalina galing ng Sikihor,
agad na pinulong nito ang mga kagawad at kasamahan. Kasama sa mga ito ang dating kapitan ng lugar na si Kapitan Hindley. Kailangan nilang pagtuunan ng pansin tungkol sa mga aswang na ito. Unang hakbang nila, abangan ang mga aswang na ito doon sa sabungan ng bayan ng Santa Catalina. Sa darating na Sabado at Linggo, kailangan nilang bantayan ang sabungan. Ngunit habang hinihintay nila ang pagdating ng araw ng Sabado at Linggo, pupuntahan nila ang sityo ng Kamatsilis kung saan madalas na doon umaatake ang mga aswang na ito. Hinahati ni Lolo Ticoy sa dalawang grupo ang kanyang mga kasamahan. Magkakasama sina Mamang Tasing at itong si Lolo Ticoy, kasama ang 10 mga tanod, at doon sila magbabantay sa mga taniman ng mga palay at mga gulay sa mga taong naninirahan doon sa sityo Kamatsilis, kung saan madalas na inireklamo ng mga ito na laging ninanakawan sila ng mga gulay, prutas at mga alagang hayop ng mga aswang. Habang ang grupo naman nila ni Kapitan Hindri kasama ang 7 mga kagawad at 2 tanod ang magbabantay doon sa mga kabahayan na nakatayo sa gitna mismo ng palayan. Kasama naman nila ang isang antinggirong si Crispin at ang isa pang albularyo doon sa kanilang lugar na si Tata Baler. Armado ang mga ito ng mga itak at sibat na kawayan. Agad nilang sisimulan mamayang gabi ang mga gagawin na pagbabantay. May sinabi din itong si Kapitan Hindri kay Lolo Ticoy na sa lugar ng Santa Catalina may mga naninirahan ng mga aswang kasama ang mga taong taga roon, at maaring may mga kasabwat ang mga ito na mga tao na mga kamag-anak din ng mga aswang na ito. Wika naman itong si Lolo Ticoy na tuwing gabi bantayan nila ang buong lugar, at tuwing umaga naman hanggang sa maghapon susuyurin nila ang lahat ng mga kabahayan ng Santa Catalina para palayasin ang mga naninirahan na mga aswang. Umuwi muna itong si Lolo Ticoy doon sa kanilang bahay ng Apong Sibil. Kailangan muna nilang magpahinga dahil sa pagod sa biyahe, at iligpit din muna ang kanilang dalang mga gamit. Tuwang-tuwa pa nga ang mga apo sa tuhod nitong si Lolo Ticoy nang makita ang matanda. 2 buwan kasi ang pagbabakasyon nito doon sa isla ng Sikihor. Kilala naman ng mga ito itong si Mamang Tasing, dahil nga laging bumibisita ito sa bahay nila ni Lolo Ticoy doon sa Sikihor. O Tasing, ikaw na ang bahala dito. Huwag kang mahiya. Tayo-tayo lang naman. At saka kung may kailangan ka, utusan at tawagin mo lamang si Jojo. Ang apo nitong si Lolo Ticoy na si Bin ay kagawad din sa lugar ng Santa Catalina. Kasalukuyang may nilalakad ang mga ito doon sa sityo ng Kamatsilis. Nagpapahinga muna ang matanda. Natulog muna ito, at pagkagising ito kinahapunan, agad na humanda na ang mga ito para bumalik na doon sa kanilang barangay hall. Kasama ni Lolo Ticoy sina Bin at itong si Mamang Tasing. May dalang mga itak na ang mga ito at handa na para sa kanilang gagawing pagbabantay doon sa sityo ng Kamatsilis ngayong gabi, habang naiiwan naman itong si Jojo doon sa bahay nila para may makakasama ang asawa at mga anak nitong si Ben. Habang papunta ang mga ito doon sa barangay hall, kinakamusta ni Lolo Ticoy itong si Ben. Wika ng matanda. O ano, Ben? Kumusta na ang sityo Kamatsilis? Patuloy pa rin bang ginugulo ng mga aswang? Oo, Lolo Ticoy. Noong nakaraang araw, muntikan pa ngang mabiktima si Timoy. Mabuti na lamang at nakahingi agad ito ng tulong. Talagang nagiging agresibo na ang mga aswang na ito. Hindi ko alam kung saan galing ang kanilang angkan, at biglang sumulpot at nanggugulo na lamang dito sa ating lugar. Ang sagot naman nitong si Ben. Mukhang tama ka sa iyong hinala, Ben. May mga kasabwat nga ang mga aswang na ito
dito sa lugar ng Santa Catalina. Iyan ang dapat natin na alamin. Wala namang ibang mayroong lihim na galit sa atin, kundi ang mga taong sumusuporta sa nakalaban ko dati sa eleksyon. Makalipas ang ilang minuto, pagdating ng mga ito doon sa barangay hall, nandoon na ang grupo nila ni Kapitan Hendry. Nakahanda na din ang mga ito. Agad na nagpupulong na ang mga ito. At makalipas ang mahigit sa isang oras, nagsimulang papaalis na ang dalawang grupo, sakay ang mga ito ng mga balsa, isang sasakyan na hinihila ng kalabaw. Papunta na ang grupo nila doon sa sitio Kamatsilis. Ngunit may naiiwan pa rin doon sa kanilang barangay hall para magbabantay. Ang kinaroroonan ng sitio Kamatsilis, nasa gilid ito ng paanan ng bundok. Ang lugar na ito ang mayroong pinakamalawak na taniman ng mga palay, mais at mga gulay. Mas maraming tao din ang nakatira sa sitio na ito, kaya maraming mga alagang mga hayop ang mga nandirito. Kaya punteriya ito ng mga aswang. Ilang sandali pa, dumating na ang grupo nila ni Kapitan Hendry doon sa mga kabayan na nandoon sa gitna ng mga palayan. Humigit kumulang, nasa 30 mga kabayan din ang nakatayo dito sa gitna. Tumuloy na sa kalubluuban ng mga kabayan sina Kapitan Hendry, kasama ang 6 na mga kagawad, 2 tanod at ang isang antinggiro at albularyo na sina Tata Baler at Crispin. Kinausap agad ng mga ito ang mga taong nandoon. Mag-alasays pa lamang ng gabi, wala nang gumagala sa labas sa sitio Kamatsilis, maliban lamang sa mga taong galing sa kanilang mga taniman ng mga gulay. Habang ang grupo nila ni Lolo Tikoy, dumiritso ang mga ito doon sa dulo ng lugar. May 2 kubo ang nasa paanan ng bundok na pagmamay-ari ng mga nagtatanim ng mga gulay sa lugar. Doon na sila pumuwisto. Gumagawa agad ang mga ito ng apoy. Wika ni Lolo Tikoy sa mga ito. Dumito muna tayo, maaga pa ang gabi. Mamayang pagpatak ng 10:00, susubukan natin na maglilibot dito sa paanan ng bundok. Nagpapahinga muna ang mga ito habang nagluluto ng saging. Habang sina Mamang Tasing at itong si Lolo Tikoy, nag-uusap ang mga ito doon sa likod ng isang kubo kasama itong si Ben. Pinag-usapan nila kung sino ang maaaring mga kasabwat ng mga aswang sa lugar nila. Wika ni Lolo Tikoy na 4 na mga pamilya ang kanyang pinaghihinalaan. May mga bagong dating kasi sa mga bahay ng mga ito at mga kamag-anak din ang mga ito sa nakalaban dati ni Lolo Tikoy sa eleksyon. Wika ng matanda. Tasing, samahan mo bukas si Ben at manmanan ninyo ang mga bahay ng mga ito doon sa may tumana. Alam kong agad mong maramdaman ang presensya ng mga aswang dahil alam ko na malakas ang mga taglay mo. Ako na po ang bahala, Lolo Tikoy. Bukas, ang mga aswang. Nagiging agresibo lamang ang mga ito kung mayroong mga kamag-anak ang mga ito na nasaktan ng sobra ng mga tao. Tama ka, Tasing. Ang nakakalaban ko sa eleksyon dati ay may mga kamag-anak na mga aswang. Kaya nang gumawa ng hakbang ang mga ito para sakupin sana ang lugar ng Santa Catalina kasama ang mga rebuilding aswang, napatay namin ni Kapitan Hendry ang iilan sa mga ito at pati na ang nakalaban ko mismo sa eleksyon. Kaya maaring ang mga kamag-anak ng mga ito ang may pakana sa lahat sa biglaang pagsulpot ng mga aswang na saltik dito sa lugar. Lumipas ang mga oras, nakapagkapi na ang mga ito at nakapaghapunan na din. Mag-10:00 na ng gabi, kaya wikang muli nitong si Lolo Tikoy na simulan na nila ang paglilibot sa paanan ng bundok kung saan naroroon ang maraming mga tanim na mga gulay. Kasama ni Lolo Tikoy, sina Bin at Mamang Tasing, kasama pa ang 4 na mga tanod,
habang maiiwan naman sa mga kubo ang anim pang mga tanod para doon naman magbabantay. Sinadya nilang hindi magdadala ng ilaw para hindi sila masipat agad ng mga aswang. Nakagawa na din sina Lolo Tikoy at Mamang Tasing ng mga orasyon ng mga pambakod para hindi sila maamoy at maramdaman ng mga aswang. Binaybay na nila ang gilid ng bundok, dala ng mga tanod ang mga itak na gawa sa tanso at mga sibat na gawa sa bagakay na kawayan. Makakapal ang mga damo at kakahuyan sa kanilang dinadaraanan, kaya kailangan nilang mag-ingat. May kakayahan pa naman ang mga aswang na ito na dadaan sa ilalim ng lupa. Itong si Mamang Tasing, dala nito ang armas na galing pa doon sa isla ng Sikior, ang buntot pagi at ang kanyang latigong baging. Habang itong si Lolo Tikoy, dala naman ito ang mahabang itak na gawa sa tanso at dala din ng matanda ang kanyang tungkod. Habang doon naman sa mga kabayan na nasa gitna ng palayan, agad na nagkagulo ang grupo nila ni Kapitan Henry dahil may namataan ang isa sa mga kagawad na mga nilalang doon sa dulo ng palayan. Wika agad ng isang kagawad, "Kapitan Henry, hindi ako maaaring magkamali. Mga aswang ang mga nakita namin doon sa dulo ng palayan. Wala nang mga tao pa ang gumagala sa labas, lalo na sa ganitong oras ng gabi. Kaya tiyak akong mga kampon ang mga iyon ng kadiliman." "Sige, Pikto. Pupuntahan natin ang dulo ng palayan. Isasama ko si Crispin. Kayo na ang bahala dito, Tata Baler." "Walang problema, Kapitan. Mag-iingat kayo. Kaya ng mga aswang na ito na magtago sa ilalim ng lupa na tulad ng mga abwak. Ako na ang bahala dito sa mga kabahayan, Kapitan." At ilang sandali pa, naglalakad na sina Kapitan Henry kasama ang anting gerong si Crispin at ang apat na mga kagawad. May dalang mga sibat at itak din ang mga ito. May dalang lampara ang grupo nila, ngunit hindi nila ito sinindihan. Umaasa muna ang mga ito sa liwanag galing ng buwan. Binaybay na nila ang daanan sa gitna ng palayan papunta doon sa dulo. Lumipas din ang 15 minuto bago nila narating ang dulo ng palayan. Huminto muna sa paglalakad ang mga ito at nakikiramdam sa buong paligid. Wika nitong si Kapitan Henry, "Pikto, saang banda ninyo nakikita ang mga nilalang kanina?" Sagot naman ng kagawad, "Dito mismo sa kinatatayuan natin, Kapitan. Mahigit sa 5 ang mga nilalang na nakikita namin. Sigurado akong nagtatago lamang ang mga ito sa mga sagingan at kakahuyan dito sa gilid ng palayan." Sagot naman nitong si Kapitan Henry, "Kung ganon, susubukan natin na gagalugarin ang gilid ng palayan. Unahin natin doon sa mga sagingan. Ngunit mag-iingat kayo. Huwag tayong masyadong magkakalayo para agad na matutulungan natin ang isa't isa. Crispin, ikaw na ang mauuna. Sabihin mo agad sa amin kapag naramdaman mo na ang mga aswang sa paligid." At ilang sandali, muling naglalakad na ang mga ito papunta doon sa mga sagingan. Nauna itong si Crispin. Hawak nito ang medalyon na kwintas at ang isang mahabang itak na gawa sa tanso. Nagsisimulang mag-uusal na ito ng mga orasyon. Ngunit hindi pa sila tuluyang nakapasok sa loob ng mga sagingan. Biglang may narinig silang parang busis ng mga pusa sa loob ng sagingan. Kaya napahinto ang mga ito sa paglalakad at nagkakatinginan. Wika ng isa sa mga kagawad, "Kapitan Henry, bakit may mga pusa ang nasa loob ng sagingan?" Ang sagot naman itong si Crispin, "Mag-iingat kayo. Hindi mga pusa ang mga iyan." "Ano ang ibig mong sabihin, Crispin?" Ang tanong nitong si kagawad Pikto. Si Kapitan Henry na ang sumagot. Sabi nito,
mga aswang ang mga iyan. Kaya humanda na kayo. Inihanda na nitong si Crispin ang kanyang mahabang itak habang sina Kapitan Henry. Humanda na din ang mga ito habang dahan-dahan na pumasok na ang mga ito doon sa loob ng sagingan. Ngayon, batid na nilang nasa loob ng sagingan nagtatago ang mga aswang. Ngunit pagkapasok pa lamang nila, agad na sinalubong sila ng mga paniki. Kaya agad na nagpulasan ang grupo nila dahil sa gulat. At dito na, biglang hinila ang isang kagawad ng isang aswang na galing sa ilalim ng lupa. Agad itong napasigaw at humingi ng tulong. Maagap naman ang mga galaw nitong si Crispin. Mabilis itong pumihit at tinagpas niya ang kamay nung aswang. Kaya agad nitong nabitiwan ang isang kagawad at naghihiyaw ang aswang sa sakit habang mabilis na nagtagong muli sa ilalim ng lupa. Habang ang isang kagawad na naman ang sinubukang abutin nung isang aswang, sinubukan itong hilahin at dalhin sa kalubluuban ng sagingan. Mabilis naman na tinutulungan nila ito ni Kapitan Henry habang itong si Crispin, napakabilis nitong tumakbo at pinagtatagpas pa ang mga aswang doon sa loob ng sagingan gamit ang kanyang mahabang itak. Rinig nila ang mga sigawan ng mga nilalang na parang lubhang nasasaktan. May nakita silang mga nilalang ang mabilis na umibis palabas doon sa sagingan. Hinabol nila ang mga ito at patuloy na pinagtataga. Ilang sandali pa ang lumipas, mabilis nang sumuot ang mga aswang doon sa kakahuyan. Wika nitong si Crispin. Dito na lamang muna tayo, Kapitan Henry. Baka patibong ang mga iyan. Maaaring mas marami silang kasamahan ang nasa loob ng kakahuyan. Ang tingin naman nitong si Kapitan Henry, tama ang sinabi nitong si Crispin at nasugatan pa naman ang isa nilang kasamang kagawad. May natamo itong kagat sa kanyang braso. Ginamit na nila ang kanilang dalang mga ilaw. Tinanglawan nila ang kalubluuban ng kakahuyan. May naririnig pa silang parang mga angil doon sa loob. Pagkatapos, mga busis na naman ng parang baboy na mga kinatay ang mga narinig nila. Wika nitong si Crispin. Parang inanyayahan tayo ng mga aswang na pumasok sa loob ng kakahuyan, Kapitan. Patibong ang ginawa nila. Mas nakakabuting bumalik muna tayo doon sa mga kabayan. Kailangan din na magamot agad ang sugat ni Kagawad Lucio. Kaya nagpasya na din itong si Kapitan Henry na bumalik na muna ang mga ito doon sa mga kabayan. Marami silang nasusugatan sa mga aswang at alam nilang iniinda ang mga iyon ng mga kampo ng kadiliman. Makalipas ang ilang minuto, naglalakad na ang mga ito doon sa daanan na nasa gitna ng palayan. Ginamit na nila ang kanilang mga ilaw na dala. Ilang sandali pa, habang binaybay nila ang palayan, biglang may nakita silang limang mga uwak ang nagpalipad-lipad sa kanilang uluhan. Wika nitong si Kapitan Henry. Sinundan tayo ng mga kampon ng kadiliman, Crispin. Mukhang gusto ng mga ito na makapaghiganti sa atin. Ako na ang dito sa hulihan, Kapitan. Mauuna na kayo. Ilang sandali pa nang makapasok na ang mga ito doon sa mga kabayan na nasa gitna ng palayan, agad nilang ipinasok itong si Kagawad Lucio doon sa isang bahay. Habang ang ibang mga kagawad at tanod nagbabantay ang mga ito sa labas. Nandoon pa kasi sa itaas ang mga uwak habang umaaligid ang mga ito doon sa mga kabayan. Alam nilang mga aswang ang mga ito. Habang doon sa loob ng bahay, sinubukan nitong si Crispin na gamutin agad ang sugat ng isang kagawad dahil alam nila na sobrang delikado ang mga kagat ng mga aswang na ito. Ilang sandali pa, wika nito kay Tata Balir. Tata Balir, hindi ko kayang gamutin ang kanyang sugat. Ikaw na lamang ang bahala kay Kagawad Lucio. Tutulungan ko sila sa pagbabantay doon sa labas. Mabilis na kumilos din
itong si Tata Baler. Agad niyang nilagyan ng mga langis ang mga sugat ng kagawad. Nagsimulang nangingitim na ang kamay nito at braso. Kailangan na maagapan agad ito ni Tata Baler. Pagkatapos, may nginunguya na bunga ang matanda at itinapa niya ito doon sa mismong sugat habang nag-uusal ng mga orasyon ang matanda. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam na ng ginhawa itong si Kagawad Lucio. Wika ni Tata Baler. Magpahinga ka muna, Kagawad Lucio. Gagaling na ang sugat mo. Dito ka muna sa loob. Tutulungan ko din sila doon sa labas. Doon sa labas, nakahanda na ang grupo nila ni Kapitan Henry habang pinagmamasdan ang mga uwak na patuloy na nagpalipad-lipad sa itaas ng mga kabayan. Wika nitong si Tata Baler pagkalabas nito. Napaka-agresibo talaga ng mga aswang na ito. Ako na ang bahala sa mga iyan, Kapitan. Tingnan natin kung saan ang tapang ng mga ito. Humanda kayo. Pag bumagsak na ang mga ito sa lupa, agad natin nasusugurin ang mga ito. Ang wika nitong si Tata Baler at pagkatapos, nag-uusal na ito ng mga orasyon. May mga binabanggit na mga banyagang salita ang matanda. At pagkatapos, itinuro nito ang mga uwak na nasa itaas ng mga kabayan. At sa isang iglap, nagbagsakan ang mga ito doon sa gilid ng palayan. Mabilis nang kumilos ang mga ito, tumakbo ang grupo nila papunta doon sa gilid ng palayan para atakihin ang mga bumagsak na mga aswang. Ngunit biglang nawala na ang mga ito doon. Mabilis na nagtago ang mga aswang sa ilalim ng lupa at lumayo padaan sa gilid ng palayan. Wika ni Tata Baler. Ang bilis nilang nakabawi ng lakas, Kapitan Henry. Ano na ngayon ang balak mo? Susundan pa ba natin ang mga aswang? Pabayaan muna natin ang mga iyon, Tata Baler. Bukas kailangan natin na makagawa ng mga armas na agad na maabot natin agad ang mga aswang at kailangan din natin ng mas malakas na ilaw. Muling bumalik ang mga ito doon sa kalubluuban ng mga kabayan habang ang grupo naman nila ni Lolo Tikoy at Mamang Tasing nang mapagawi na ang mga ito doon sa taniman ng mga gulay, agad nilang narinig ang mga ingay doon sa kakahuyan. Nasa dulo ng taniman ng mga gulay at malapit lamang doon sa taniman ng mga palay, ang mga aswang na galing doon sa palayan, nakakasalubong nila ang mga ito. Wika agad ni Lolo Tikoy. Mamang Tasing, may mga aswang doon sa mga kakahuyan. Sumunod kayo sa akin. Mabilis nang umibis ang mga ito papunta doon sa mga kakahuyan. At ilang sandali pa, agad nilang nasipat ang mga aswang na mabilis nang tumatakbo doon sa mga damuhan. Agad na pumasok ang grupo nila doon sa kalubluuban ng kakahuyan. Ngunit biglang nawala ang kanilang mga nakikitang mga nilalang. Nasaan na ang mga iyon, Lolo Tikoy? Ang tanong nitong si Ben. Sagot naman ng matanda. Nakita na tayo ng mga aswang, Ben. Agad na nagtatago ang mga ito. Kaya humanda kayo. Kaya nilang mag-anyong hayop at magtago sa ilalim ng lupa. Wika naman itong si Mamang Tasing. Lolo Tikoy, nasa ilalim nga ang mga ito ng lupa. Oo, Tasing. At pagkatapos, lumingon ang matanda sa kanyang mga kasama. Ihanda na ninyo ang inyong mga armas. Mukhang galing ang mga aswang na ito doon sa mga kabayan sa gitna ng palayan. Tara na, Tasing. Atakihin na natin ang mga kampo ng kadiliman. At sa isang iglap, napakabilis na tumakbo nitong si Lolo Tikoy papunta doon sa likod ng mga kakahuyan. Mabilis din na sumunod itong si Mamang Tasing na bitbit ang buntot pagi at pinaghataw na nila ang mga aswang doon sa likod ng mga kakahuyan
habang nag-usal na ang mga ito ng mga orasyon. Sa kanilang mga ginawang orasyon, agad na nagsilabasan ang mga aswang sa ilalim ng lupa at naghihiyawan agad ang mga ito ng matamaan ng mga taga at hagupit ni Mamang Tasing. Tumulong na din ang mga kasamahang tanod ng mga ito, kaya mas maraming mga aswang ang nasusugatan. Mabilis na nag-anyong mga uwak ang mga ito at lumayo na doon sa kakahuyan. Ilang sandali pa, wika nitong si Lolo Tikoy. Nakapagtataka talaga ang biglaang pag-atake ng mga aswang na ito dito sa lugar ng Santa Catalina. Alam kong hindi pagnanakaw lamang ang kanilang motibo. May mas mahigit pang pakay ang mga aswang na ito dito sa ating lugar. Dumiritso na ang grupo nila ni Lolo Tikoy doon sa mga kabayan na nasa gitna ng palayan. Agad na kinausap ng mga ito ang grupo naman nila ni Kapitan Hendry. Wika ni Kapitan Hendry, "Lolo Tikoy, naabutan niyo din pala ang mga aswang na iyon. Nanggagaling ang mga iyon kanina dito sa palayan. Nasugatan pa nga nila si Kagawad Lucio. Hindi na ito tama, Lolo Tikoy. Mukhang mas lalong nagiging agresibo na ang mga ito dito sa ating lugar." "Tama ka, Kapitan Hendry. Mukhang kailangan natin nalaliman pa ang mga pag-iimbestiga. Mukhang may mas malalim pa na pakay ang mga ito sa ating lugar." Pagkatapos na makapag-usap ang mga ito, bumalik na sina Lolo Tikoy doon sa mga kubo sa dulo ng lugar, habang nagpaiwan naman ang grupo nila ni Kapitan Hendry doon sa mga kabayan. Kinabukasan, doon sa isang lugar ng Santa Catalina, may mga nagpupulong ng mga taong naninirahan din sa lugar na iyon. Nasa isang kubo ang mga ito sa gitna ng maisan, at pinag-usapan na nila ang pagdating nitong si Lolo Tikoy at Mamang Tasing. Wika nitong si Kagawad Udo, "Gagawin na natin ang ating plano. Isko, sabihin mo sa mga tauhan mo na kailangan na natin na gawin ang ating plano. Dukutin na natin ang mga apo ni Lolo Tikoy. Kailangan nang mapaalis ang matandang ito dito sa lugar ng Santa Catalina. Hindi ito para sa kanya. Dapat na siyang bumalik sa kanyang pinanggagalingan sa isla ng Siquijor." "Kagawad Udo, mukhang kailangan na din natin na mag-ingat. Maaring maghihinala na sila sa ating grupo." Ang wika naman ng isang tanod, "Alam ko ang mga bagay na iyan. Kasabay sa pagdukot natin sa mga apo ni Lolo Tikoy, tatapusin na din natin si Kapitan Hendry. Masyadong pakialamiro na ang taong ito at nagiging sakit na sa ating mga ulo. Isko, mamayang gabi, gagawin mo na ang plano." Ang utos nitong si Kagawad Udo. Itong si Kagawad Udo, kasama din nila ito ni Kapitan Hendry kagabi doon sa sityo ng Kamatsilis. Ngunit nagmanman lamang ito sa mga galaw nila ni Kapitan Hendry. Kung mapatarsik nila itong si Lolo Tikoy, itong si Kagawad Udo ang magiging kapalit bilang kapitan. Walang nakakaalam na itong si Kagawad Udo ay pinsang buo doon sa napatay nila ni Lolo Tikoy, na katapat niya dati doon sa eleksyon at may mga kamag-anak na mga aswang. Paghiganti ang kanilang pakay ngayon, kasama nitong si Kagawad Udo ang pinuno ng mga aswang na si Isko, ang kanyang pinsan. May mga kasabwat din ang mga ito na mga tanod at mga taong naninirahan doon sa lugar ng Santa Catalina. Makalipas ang ilang mga minuto, nakapagpasya si Lolo Tikoy na umatras na din muna at lumabas ang mga ito galing doon sa kakahuyan. Kasalukuyang nakipagkita na ang mga ito doon sa kanilang mga kasamahan na nandoon sa mga kabayan. Agad na kinausap ng matandang kapitan ang lahat ng mga kasamahan. Wika nitong si Lolo Tikoy, "Kapitan Hendry, bukas na umaga,
gagalugarin natin ang buong kakahoyan. Dahil may hinala akong nasa kagubatan lamang nagtatago ang mga aswang na ito. Huwag na natin hintayin na gagala ang mga ito dito sa Sitio Kamatsilis at may mabibiktima pa. Bukas na bukas din, magpapatawag ako ng pulong sa lahat ng mga kasamaan natin na mga kagawad at mga tanod. Pagkatapos doon, bumalik na sina Lulutikoy doon sa dulo ng palayan. Habang nagpaiwan naman sina Tata Baler at Crispin doon sa gitna ng palayan para patuloy na magbabantay. Kasama naman nila doon ang ilan sa mga tanod. Kinabukasan, bumalik na muna doon sa sentro ng lugar sina Lulutikoy at Mamang Tasing. Pansamantalang umuwi na din muna ang mga ito doon sa bahay ng matanda. Kumuha ito ng ilang mga gamit. Ngunit hindi na isinama pa ni Lulutikoy ang kanyang apo na si Ben. Hindi kasi maintindihan ng matanda ang kanyang nararamdaman. Kakaiba na parang may mga pangitain ito. Parang mayroong nagbabadya na masamang mangyayari sa kanyang pamilya. Kaya nagpasya itong si Lulutikoy na huwag nang isama itong si Bin at binilinan pa niya ito na huwag iwan ang kanyang mag-ina. At pagkatapos, bumalik na ang matanda doon sa barangay hall. Habang itong si Mamang Tasing, nandoon muna ito sa bahay nila ni Kapitan Henry na pag-usapan na ng mga ito na bukod sa mga aswang, maaring may mga kasabwat ang mga ito sa kanilang ginawang pag-atake doon sa lugar ng Kamatsilis. Iniisa-isa ni Kapitan Hindre ang maaaring mga kasabwat ng mga ito. At naisama nga sa mga sinabi nitong si Kapitan Hindre ang pangalan nitong si Konsehal Udo. Lihim na din palang nagmanman ang dating kapitan sa kagawad na ito. At naghihinala na ito dahil kapag mayroon silang mahalagang lakad tungkol sa mga aswang, napapansin niyang bigla itong nawawala at maraming idinadahilan na sasabihin para lamang hindi ito makakasama. Mayroong dalawang inutusan itong si Kapitan Henry na lihim na magmanman doon sa konsyal. At ayon nga sa mga ito, lihim na may katagpo ito at kausap nitong mga nakaraang araw. Kaya nagiging interesado na itong si Mamang Tasing tungkol sa konsehal na ito. Kaya nagpasya ang babaylan na subukan niyang manmanan ang kagawad gamit ang kanyang mga kaalaman at mga kakayahan. Baka sakaling makatulong siya sa problema nila tungkol sa mga kasabwat ng mga aswang. Makalipas ang ilang mga sandali, muling nagpupulong na sina Lulutikoy kasama na sina Mamang Tasing, Kapitan Henry at ang lahat ng mga kagawad. Kasama na sa mga ito, itong si Konsehal Udo at ang ilang mga tanod na kasabwat ng konsehal. Napag-usapan nila doon ang tungkol sa planong pagsalakay doon sa kinaroroonan ng mga aswang. Mas lalong nakadagdag sa kanilang hinala nang tumutol itong si Konsehal Udo. Ngunit kalauna naman, wala na din itong magagawa pa. Dahil mas marami ang pumabor sa sinabi ni Lulutikoy, agad na nilang ikinasa ang plano. Makakasama nitong si Lulutikoy ang albularyong si Tata Baler at ang antingerong si Crispin para pangunahan ang mga tanod at ilang mga kalalakihan na nagboluntaryong sumama sa kanila. Kasama din sana itong si Mamang Tasing. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, habang nagpupulong pa lamang, nagkakaroon ng pagkakataon itong si Mamang Tasing na mamarkahan itong si Kagawad Udo. Kaya wala itong kalam-alam sa kanyang binabalak. Matapos naman na makapagpulong ang mga ito, kanya-kanyang handaan na agad ang lahat sa kanilang mga dadalhin at sa mga gagamitin nilang mga armas. Ang usapan kasi ng mga ito, pagkatapos ng tanghalian, agad nagagalugarin na ng mga ito ang kakahuyan ng Santa Catalina. Naghahanda na ang mga ito
ng mga sibat na gawa sa bagakay na kawayan. May mga naghahasa na sa kanilang mga itak na gawa naman sa tanso, at may ilan din ang inihanda ang kanilang mga baril. Ngunit pagkatapos ng kanilang pagpupulong, agad na kinausap ni Mamang Tasing itong si Lolo Tikoy. Inihayag nito ang lahat ng mga napag-usapan nila ni Kapitan Hendry. At ang nakapagbigay ng pagka-interesado nitong si Lolo Tikoy tungkol sa mga sinasabi nitong si Mamang Tasing ay ang sinabi nitong mayroon itong mga nararamdaman na kakaiba kay Kunsyal Udo. At sa tingin ng babaylan, maaaring ito ang makakalutas sa mga problema nila tungkol sa mga kasabwat ng mga aswang. Nagtataka din itong si Lolo Tikoy kung bakit mariin na tinutulan itong si Kunsyal Udo ang kanilang binabalak na pag-atake doon sa kuta ng mga aswang. Agad din itong umuwi at hindi man lamang nagpapaalam sa kanila pagkatapos ng pagpupulong. Kaya wikan itong si Lolo Tikoy. O Tasing, tulad ng mga hinala mo, nanghihinala na rin ako sa kanya. At isa iyan sa aming pinaghinalaan ni Kapitan Hendry. Mukhang mas maganda nga ang mga naiisip mo at binabalak mo. Sino naman ang gusto mong isama sa plano mo na iyan? Mas nakakabuting ako lamang ang gagawa sa mga ito, Lolo Tikoy. Mas makakagalaw ako ng maayos kapag nag-iisa. Matapos iyon, hindi na hinihintay pa ni Mamang Tasing na matapos ang mga kasamahan nitong si Lolo Tikoy sa mga ginawa nilang paghanda. Agad na itong umalis at sinundan ang kanyang ginawang pangmarka kay Kunsyal Udo. Gamit ang mga bagong kakayahan na sa mga pagkakataon na iyon, sinusundan na ni Mamang Tasing ng palihim itong si Kunsyal Udo. Sa mga pagkakataon kasi na iyon, kalakasan pa ni Mamang Tasing sa mga bago niyang kalaman at mga tangan. Dalaga pa lamang si Mamang Tasing, kakaiba na ang mga tangan nito, lalo na sa mga orasyon. Malalakas na mga sabulag naman ang gamit nito ngayon, hanggang sa masundan niya ito doon sa bahay mismo ng kunsyal. Ngunit nakita niyang mabilis itong umikot papunta doon sa may kubo na nasa likuran ng kanilang bahay. At nakita din ni Mamang Tasing na pagkatapos na umalis doon sa barangay hall ang kunsyal, mabilis din na sumunod sa kanya ang limang mga tanod, at hindi rin sumama ang mga ito doon sa grupo nila ni Lolo Tikoy. Lumipas lamang ang ilang mga minuto, dumating na din doon ang limang mga tanod. Mabilis na umibis itong si Mamang Tasing doon sa sagingan na nasa likod lamang ng bahay ng kunsyal. Ngunit mas nagulat itong si Mamang Tasing dahil bukod sa limang mga tanod, may nakita pa siyang anim na mga katao. At agad na naramdaman ni Mamang Tasing ang presensya ng mga aswang. Batay sa mga hitsura pa lamang ng mga iyon, agad na alam na ni Mamang Tasing na mga aswang ang mga ito. Dito na napagtanto ng babaylan na totoo ang mga hinala nila ni Kapitan Hendry. Kasabwat nga itong si Kunsyal Udo ng mga aswang. Mabibilis ang mga kilos ng mga ito at napakaseryoso ng kanilang mga hitsura na parang napaka-importante ng kanilang mga napag-usapan. Matapos iyon, ang isa sa mga aswang mabilis na umalis doon sa lugar. Mabilis itong naglalakad papunta doon sa kakahuyan. Agad na naghinala itong si Mamang Tasing. Ang nasa sa kanyang isip, maaaring walang kaalam-alam pa ang mga aswang na ito tungkol sa plano nila ni Lolo Tikoy. Maaaring nandirito na ang mga ito kanina pa bago nagaganap ang pagpupulong. At ninanais na ng mga ito ngayon na ipaalam nila sa buong angkan ng mga aswang ang plano nila ni Lolo Tikoy na atakihin ang mga aswang doon sa kanilang kuta sa gubat. Kaya walang pagdadalawang isip na mabilis na sinundan ni Mamang Tasing ang aswang na iyon. Hindi pwedeng malaman ng mga aswang ang plano nila ni Lolo Tikoy dahil maaaring makapaghanda ang mga iyon
o maaring makakatakas. Mabaliwala ang mga paghihirap ng grupo nila ni Lutikoy. Napakabilis ang pag-usag itong si Mamang Tasing na dumaan doon sa gilid ng mga palayan papunta doon sa kagawian. Hindi iyon makikita ng mga ordinaryong mata. Wala pang ang isang minuto, agad na nitong naabutan ang aswang doon sa kakawyan na sa mga pagkakataon na iyon napakabilis ng tumatakbo. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga minuto, bigla itong napatigil at agad na nagpalingon-lingon sa buong paligid. Nagpakawala na din ito ng mga mahihinang angil. Naramdaman na ng aswang ang presensya ni Mamang Tasing doon sa kakawyan. Alam nitong may sumusunod sa kanya. Ilang sandali lamang, wika ng aswang. Kung sino ka man na sumusunod sa akin, magpapakita ka. Napapangiti na lamang itong si Mamang Tasing at nagpakita na ito doon sa aswang. Walang ano-anong naglalakad na ito papalapit doon sa kinatatayuan ng aswang. Nang makita ng aswang itong si Mamang Tasing, agad na nangingilabot ang buong pagkatao nito. Kahit na unang beses pa lamang ngayon na nakita ng aswang itong si Mamang Tasing, agad nitong naramdaman ang kakaibang lakas ng puwersa nito. Nang makalapit na ng tuluyan itong si Mamang Tasing, tanong ng aswang doon sa babaylan, "Sino ka? At ano ang kailangan mo sa akin?" Sagot naman itong si Mamang Tasing, "Huwag mo nang itanong ang aking pangalan. Isa ako sa mga kakampi ni Lutikoy. At alam ko ang lahat ng mga pinaggagawa ninyo. Ano ang dahilan na nagmamadali ka, aswang? Ano ang balitang nais mong iparating doon sa mga kasamahan mo?" Dito na mas lalong nagulantang ang aswang. Batid nitong nanganganib ngayon ang kanyang buhay sa babaylan na ito. Alam ng babaylan na ito ang kanyang gagawin at ang mga nangyayari doon kinakunsihal udo. Kaya agad na umangil ang aswang at nakalabas na ang mga matutulis nitong mga kuko at mga pangil. Wala na siyang magagawa pa kundi ang lumaban. Dahil alam naman niyang hindi naman siya makakatakas galing sa babaylan na ito. At pagkatapos, walang sabi-sabing agad na sinagpang itong si Mamang Tasing. Ngunit bago pa maabot si Mamang Tasing, may mga sinasambit lamang itong dalawang banyagang salita. Agad na nalugmok sa lupa ang aswang at agad na namamanhid ang buo nitong katawan. Hindi na kayang maikilos pa ng aswang ang kanyang mga paa at kamay at mas lalong ikinatakot nito. Hindi na rin makapagsalita pa ang aswang. Tanging pag-angil na lamang ang lumabas galing sa kanyang bibig. Lumapit na itong si Mamang Tasing doon sa nakabulagtang aswang at muling wika ng babaylan. "Hindi magwawagi ang kasamaan ninyo, aswang. At patawarin mo ako sa gagawin ko sa iyo. Hindi na kita pwedeng buhayin pa." At nang hawakan ni Mamang Tasing ang ulo ng nilalang habang nag-uusal ng mga orasyon, agad nang nangingisay ang aswang habang bumubula ang bibig nito. Matapos iyon, wala nang inaksayang oras itong si Mamang Tasing. Agad na muli itong umusad pabalik doon sa bahay nila ni Kunsihal Udo. Habang ang grupo naman nila ni Kunsihal Udo, walang kaalam-alam ang mga ito sa sinapit ng aswang na inutusan nila. Sa kabilang banda naman, matapos na makapaghanda ang grupo nila ni Lutikoy, agad nang umalis ang mga ito. Dumaan ang kanilang grupo doon sa sitio ng Kamatsiles. Kasama nila ni Lutikoy, Kapitan Hindri at ang albularyo at antingero, ang mahigit sa 10 mga tanod at mahigit din sa 10 mga kalalakihan na nagbubuluntaryong sumama sa kanila. Para mas mapabilis ang kanilang pag-usad, nakasakay ang mga ito ng mga balsa, mga sasakyan na hinihila ng kalabaw. Doon naman sa bahay nila ni Kunsihal Udo,
nakita ni Mamang Tasing na nagsialisan na ang mga ito. Kasama ni Konseyal Udo ang limang mga tanod at ang limang mga aswang. May dalang mga itak at baril ang mga tanod. Mabilis na naglalakad ang mga ito papunta doon sa kakahuyan. Palaisipan ni Mamang Tasing kung ano ang pakay ng mga ito at saan papunta. Mabilis niyang sinusundan ang mga ito hanggang sa sumuot na ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit nang lumaon, nakita niyang lumabas ang mga ito doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan. Malakas ang mga sabulag na tanga ni Mamang Tasing, kaya walang kaalam-alam pa rin ang grupo nila ni Konseyal Udo sa kanyang ginawang pagsunod sa mga ito. Unang beses din na napadpad doon sa kakahuyan itong si Mamang Tasing, kaya wala pa rin itong ideya kung saan papunta ang grupo nila ni Konseyal Udo. Ngunit alam ni Mamang Tasing na may balak ang mga ito na masama. Hindi nga lamang niya alam kung sino ang target ng mga ito. Nagpapatuloy sa pagsunod sa mga ito ang babaylan hanggang sa nakita niyang tumawid ang mga ito doon sa mga palayan. At pagkatapos, muling sumuot ang mga ito doon sa kakahuyan. Ngunit pagkapasok pa lamang ng mga ito ng kakahuyan, agad na nakita niyang mabilis nang nagkubli ang mga ito doon sa mga malalaking puno ng kahoy. Mariin na pinakiramdaman lamang ni Mamang Tasing ang lahat ng mga kilos at galaw ng mga ito. Doon naman sa unahan, may nakita siyang bahay. At sa kanyang isip, maaaring ang mga taong nakatira ng bahay na iyon ang pakay ng mga ito. Wala ding kaalam-alam itong si Mamang Tasing na ang pakay ng grupo nila ni Konseyal Udo ay ang pamilya nitong si Lulutikoy. Balak ng mga ito na dukutin ang mga apo sa tuhod ng matanda. Kasama na rin ang apong si Bin at ang asawa nito. Gagawin nila itong panakot kay Lulutikoy para umalis na ng tuluyan ang matanda sa bayan ng Santa Catalina. At ang isa pang binabalak ng mga ito, papatayin nila ang lahat ng membro ng pamilya nitong si Lulutikoy, maliban lamang sa mga bata, dahil ibibigay niya ito doon sa buong angkan ng mga aswang at sa namumuno sa mga ito. At pagkatapos, isunod naman nila itong si Kapitan Hindre at ang buong pamilya nito. Ilang minutong nagmanman ang mga ito doon sa bahay nila ni Lulutikoy. At ilang sandali lamang, dahan-dahan nang umusad ang mga ito papalapit doon sa may bahay. Lihim naman na patuloy na sinusundan ang mga ito ni Mamang Tasing. At ilang sandali pa, nakita ni Mamang Tasing na bumunot na ng mga baril ang mga ito. Habang ang mga aswang naman, napakabilis na umibis na ang mga ito papunta doon sa bahay. Kaya kumilos na din itong si Mamang Tasing. May nakikita pa naman siyang dalawang mga bata na naglalaro doon sa bakuran ng bahay na iyon. Mabilis ang mga ibinatong mga orasyon nitong si Mamang Tasing. Agad niyang tinigalbo ang mga ito. Nang maramdaman ng grupo nila ni Kagawad Udo na biglang namamanhid ang kanilang mga katawan, ang nasa isip ng mga ito na mayroong mga orasyon ang tumama sa kanila at mayroong isang nilalang ang may kagagawan na nasa paligid lamang. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang mga ito sa buong paligid. Ngunit biglang napaigik na lamang ang isang tanod nang may pumitik na sanga ng puno ng kahoy sa kanyang ulo. Napakalakas noon at agad na nabuwal ito sa lupa. Pagkatapos, nawalan na ito ng malay. Habang ang mga aswang naman, mabilis na tumatakbo ang mga ito papunta doon sa dalawang mga bata. May nasipat ang mga ito na napakabilis na parang isang balabal ang sumasabay sa kanila. Takang-taka ang mga ito at napilitan na tumigil na muna at magtago doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Nang sipatin na nila ang buong paligid, hindi na nila nakita pa ang balabal na nakita nila kanina.
at pagkatapos may naramdaman ang mga ito na presensya ng mga orasyon at igalbo. Kaya ang ilan naman sa mga aswang na mga matatanda agad na nag-usal ang mga ito ng mga orasyon para matunto nila agad ang maaring kinaroroonan ng may gawa sa mga tigalbong iyon. Ngunit bago pa matapos ng mga ito ang kanilang mga ginagawang orasyon, biglang sumulpot ang babaylan na si Mamang Tasing doon sa kanilang tabi. Wika agad nitong si Mamang Tasing, "Ano ang ginagawa ninyo at pakay sa lugar na ito? Hindi ko mapapayagan ang mga binabalak ninyong masama." Bago pa makakilos galing sa pagkagulat ang mga aswang, agad na umindak sa lupa itong si Mamang Tasing. At pagkatapos na magbanggit ng mga banyagang salita ang babaylan, ang pinakamalapit sa kanyang aswang agad itong nabuwal sa lupa at nangingisay. Bumubula ang bibig nito hanggang sa hindi na ito gumagalaw pa. Bago pa makaatake naman ang natitirang mga aswang, nagpakawala muli ng isang malakas na tigalbo itong si Mamang. Biglang napatigil sa pagkilos ang mga kampo ng kadiliman at ang dalawang nakakalapit na sa kanyang mga aswang. Habang hindi pa bumalik ang wisyo nito, pinagtatampal niya ang noo ng mga ito at sa isang iglap, parang mga tinibag na puno ng saging na natumba ang mga ito sa lupa, nangingisay at agad na binawian ng buhay. Habang ang dalawang natitira pa nang magbanggit ng mga banyagang salita itong si Mamang Tasing, napakabilis na gumalaw ang mga sanga ng puno ng kahoy at kumapit ang mga ito doon sa mga aswang. At pagkatapos, walang habas na sinakal na ang mga ito ng mga sanga ng puno. Muling wika ng babaylan, "Mas nakakabuting tapusin ko na ang mga kasamaan ninyo at nang wala na kayong mabiktima pa ng mga tao." Makalipas lamang ang ilang mga segundo, nangingisay na ng tuluyan ang mga ito at binawian ng buhay. Sa mga pangyayaring iyon, nagtataka ang grupo nila ni Kagawad Udo nang makita nilang tumigil sa pag-usad ang mga kakampi nilang mga aswang. Nakita kasi nilang mabilis na nagtago ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit hindi nakikita ng grupo ng Kagawad ang mga tunay na kaganapan doon. Hindi nakikita ng mga ito ang ginawang pag-atake ni Mamang Tasing doon sa mga kakampi nilang mga aswang. Dahilan ito sa malakas na sabulag na tumama sa kanila. Ilang sandali lamang, biglang napaigik niya naman ang isang tanod nang hampasin ito ng sanga ng kahoy. Ngayon, napagtanto na ng Kagawad na mayroong talagang nilalang ang nasa likod ng lahat ng mga ito. Wika nitong si Kagawad Udo sa kanyang mga tauhan, "Putsa, mukhang may nakakita na sa atin dito sa ating kinaroroonan at pinaglalaruan na tayo. Kumilos na kayo. Dukutin na natin ang dalawang batang iyan. Yawa na mga aswang na ito. Bakit kaya tumigil ang mga ito doon sa likod ng mga puno ng kahoy?" Ngunit nang akmang kikilos na sana ang mga ito, sobrang nagtataka ang grupo nila ni Kagawad Udo dahil hindi na nila maigalaw pa ang kanilang mga paa. Nagkakatingin na lamang ang mga ito at napamura na itong si Kagawad Udo. Ilang sandali, nakita nila ang isang babae na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Mas nagulat ang mga ito dahil biglang sumulpot na lamang ang babaeng ito doon sa mga kakahuyan. At isa pa, agad na namukhaan ni Kagawad Udo itong si Mamang Tasing. Ito ang babaeng kasama ni Lolo Tikoy doon sa kanilang nagaganap na pagpupulong sa barangay hall. Wika agad nitong si Kagawad Udo, "Babaeng babaylan, ano naman ang ibig sabihin nito?" Ang sagot naman ni Mamang Tasing, "Kanina ko pa kayo sinusundan, Kagawad, at alam ko na ang lahat ng mga kabuktutan na mga ginagawa ninyo at ang mga binabalak ninyong masama. Nalalapit na ang katapusan ninyo.
kasalukuyan nang papunta na ang pwersa nila ni Lolo Tikoy doon sa kuta ng mga kakampi ninyong mga aswang. Wala na kayong magagawa pa. Ang inutusan mo kanina na aswang para magbalita sa lahat ng mga impormasyon doon sa mga aswang na kasamahan ninyo ay napatay ko na. Huwag kang mag-alala kagawad, Odo, dahil hindi ko kayo papatayin. Kailangan na mapanagutan ninyo ang mga ginagawa ninyong kasalanan dito sa bayan. Mabubulok ka sa bilangguan, Kagawad Udo. Lumingon itong si Kagawad Udo doon sa kanilang mga kasabwat na mga aswang. Baka sakali na makakatulong ang mga ito sa kanila. Baka maramdaman ng mga kasamahan nilang mga aswang ang presensya ng babaylan. Ngunit nang masilaya ni Kagawad Udo ang mga nakabulagtang mga aswang, pinanghinaan na ito ng loob. Nagmistula na itong tuta na bahag ang buntot at nagmamakaawa na kay Mamang Tasing kung ano-ano na ang inialok nito sa babaylan. Mayroong bibigyan niya ito ng maraming pira, maraming ginto. Ngunit hindi nagpatinag itong si Mamang Tasing. Pinagpipitik na ng babaylan ang sentido ng mga tanod. Agad na nangingisay ang mga ito sa lupa. Nababalot na ng takot itong si Kagawad Udo habang patuloy itong nagmamakaawa kay Mamang Tasing. Ngunit hindi na iyon umubra pa sa babaylan. Wikang muli nitong si Mamang Tasing. Napakaingay mo, Kagawad. Tumahimik ka na muna. At sa isang pitik na ginawa ni Mamang Tasing sa liig ng Kagawad, agad itong napatigil sa pagsasalita. Nandidilat ang mga mata at pagkatapos bumagsak na ito sa lupa habang nawala na ng malay. Tumahimik na ang buong kapaligiran. Habang doon naman sa bahay na nasa unahan, nakita ni Mamang Tasing na patuloy lamang sa paglalaro ang mga bata doon sa bakuran. At natiyak ng babaylan na walang nakakarinig sa kanilang mga ginawang ingay. Malakas ang kanyang mga sabulag na pinakalat sa buong paligid. Nag-iisip na ng paraan itong si Mamang Tasing kung ano ang kanyang gagawin para madala ang mga walang malay na katawan ng grupo ni Kagawad Udo. Plano din niyang sunugin na lamang ang mga bangkay ng mga aswang gamit ang kakaibang langis na gawa sa mga katas ng halaman na antunga at mimosa. Ngunit ang ikinagulat ni Mamang Tasing nang makita ang isang lalaking lumapit doon sa mga batang naglalaro. Kilalang kilala niya ito dahil magkakabata ang mga ito doon sa isla ng Sikihor. Si Bin ang apo nitong si Lolo Tikoy. Ngayon pa lamang napagtanto ng babaylan na ang pakay pala ng grupo nila ni Kagawad Udo ay ang mismong bahay nila ni Lolo Tikoy. Napabuntong hininga na lamang itong si Mamang at pagkatapos nagmamadali na itong naglalakad papalapit doon kina Bin. Kung nagulat man si Mamang Tasing, mas nagulat itong si Bin at hindi inaasahan na magpapakita itong si Mamang Tasing sa kanya at nanggaling pa ito doon sa kakahuyan. Ang pagkakaalam kasi nito na sumama itong si Mamang Tasing doon sa grupo nila ni Lolo Tikoy sa pagpunta doon sa kagubatan. Ipinaliwanag naman ni Mamang Tasing ang lahat-lahat at mas lalong nagulat itong si Bin nang mapag-alaman itong nasa paligid na pala ng kanilang bahay ang mga masasamang tao at wala siyang kaalam-alam. Kamuntika na palang mapahamak ang kanyang mga anak. Mabuti na lamang at sumunod sa grupo ni Kagawad Udo itong si Mamang Tasing. Nagpapasalamat itong si Bin sa babaylan at makalipas ang ilang mga sandali, magkakasama na ang dalawa sa ginawang pagsunog doon sa mga bangkay ng mga aswang at pagkatapos, nagpunta itong si Bin doon sa barangay hall. Humingi ito ng tulong para madala ang mga walang malay na katawan ng mga tanod at ng kagawad. Sinabi na din itong si Bin na nagpunta ang mga ito sa kanilang bahay para sana gawan sila ng masama. Habang doon naman sa grupo nila ni Lolo Tikoy, makalipas ang ilang oras na paggalugad ng mga ito doon sa kakahuyan, natagpuan din nila ang utak ng mga aswang.
agad nilang pinalibutan ito at nagpakawala ng mga malalakas na orasyon sina Lolo Tikoy, Tata Baler at itong si Crispin. Matapos nilang gawin ang mga bagay na iyon, walang pakundangan na hinaribas na nila ang mga walang kaalam-alam na mga aswang. Pinagbabaril at pinagtataga nila ang lahat ng mga ito. Nagkagulo na ang mga aswang. Sunod-sunod nang bumagsak ang mga ito. Habang dinagawa nila ang mga pag-atake, panay din ang ginawang pag-usal nila ni Lolo Tikoy at Tata Baler para mapahina ang lakas ng mga aswang. Nagpakawala ang mga ito ng mga malalakas na mga tigalbo na siyang dahilan para mas mapadali ang kanilang misyon. Wika nitong si Lolo Tikoy na wala nang ititirang buhay pa sa mga mababangis na mga aswang na ito. May mga nasusugatan naman doon sa mga kasamahan nila ni Lolo Tikoy. Ngunit maagap naman na natutulungan ang mga ito at nabigyan ng mga pangunahing lunas ni Tata Baler at Lolo Tikoy. Habang itong si Crispin, napakabangis na hinaribas na nito ang lahat ng mga aswang. Gamit ang mga natatanging mutya at mga kakayahan sa usal, sunod-sunod nang napapatay ni Crispin ang lahat ng mga aswang. Lumipas ang 2 oras na bakbakan, nagkalat na ang mga bangkay ng mga aswang sa buong palibot. Tadtad ng tama ng baril ang mga ito at mga taga sa kanilang mga katawan. 5 naman sa mga tanod ang mayroong malubhang tama at 2 doon sa mga nagpresentang sumama sa kanila na mga kalalakihan. Ngunit malaki pa rin ang ipinagpasalamat ni Lolo Tikoy na walang nasawi sa kanyang grupo. Ang ilan sa mga aswang na gumagapang at naghihingalo na, tinuluyan na nila ang mga ito. Hanggang sa sinunog na din nila ang buong kabahayan na nandoon. Nagmistulang impyerno na ang buong lugar nang magliyab na ang mga kabahayan. Makalipas pa ang ilang mga minuto, nagpasya itong si Lolo Tikoy na lisanin na nila ang lugar na iyon. Kailangan pang malapatan ng mas mabisang gamot ang lahat ng mga sugatan. At habang naglalakad na ang mga ito palabas ng kakahuyan, napapangiti na itong si Lolo Tikoy dahil sa naramdamang saya sa kanilang tagumpay. Ang iniisip na lamang ng matanda kung ano ang kinalalabasan sa misyon ni Mamang Tasing. Ngunit malaki ang kanyang tiwala sa kaibigan na babaylan. Malakas si Mamang Tasing at tuso kong makipaglaban. Makalipas ang ilang mga oras, naabutan na lamang nila ni Lolo Tikoy ang mga walang malay na katawan ng mga tanod at itong si Kagawad Udo mismo. Masaya ang matandang si Lolo Tikoy dahil nagtagumpay si Mamang Tasing. At ang isa pang ipinagpasalamat ng matanda, nailigtas ang kanyang mga apo sa tuhod sa masamang binabalak sana ng grupo nila ni Konsehal Udo. Sa araw din na iyon, agad na sinuyod ng grupo nila ni Lolo Tikoy ang buong lugar ng Santa Catalina para tuluyan ng malinis ang lugar. Ang mga kakampi ni Kagawad Udo, hinuli nila ang mga ito, habang ang ilan naman sa mga kamag-anak ni Kagawad Udo, bago pa maabutan ang mga ito ng grupo nila ni Lolo Tikoy, umalis at lumayas na ang mga ito doon sa lugar. Habang ang mga sugatan naman nila, dinala na agad ang mga ito doon sa patag para maisugod doon sa ospital. Malalaki kasi ang mga sugat na natamo ng mga ito. Ngunit nabigyan na ang mga iyon ng mga pangunahing gamot ni Lolo Tikoy at Tata Baler. Kaya natitiyak nilang mabilisan ang paggaling ng mga ito. Sa gabing iyon, pinulong ni Lolo Tikoy ang lahat ng mga naninirahan sa lugar ng Santa Catalina, lalong-lalo na ang mga naninirahan doon sa Sitio Kamatsilis, at ipinaalam nila ang mga buong kaganapan at ang tagumpay nila sa kanilang misyon. Ngayon, nagkakaroon na ng kapayapaan sa mga mukha ng mga taong naninirahan doon sa lugar. Natitiyak na nilang wala nang manggugulo pa sa kanila at wala nang mamimisti pang mga aswang. Malaki ang kanilang ipinagpasalamat kay Lolo Tikoy, Mamang Tasing, Tata Baler
Crispin at sa lahat ng mga kasamahan ni Lolo Tikoy na handang ibuwis ang buhay, makamtan lamang ang kapayapaan laban sa mga kampo ng kadiliman. Wika nitong si Lolo Tikoy kay Mamang Tasing. Maraming salamat sa ginawa mong tulong, Tasing. Hindi ako nagkakamali sa pagdala sa iyo dito sa aming lugar. Alam kong malaki ang maitulong mo tungkol sa aming matagal nang pinoproblema tungkol sa mga aswang na ito. Dumito ka muna ng ilang mga araw. Tulungan mo akong maibangon ang lugar na ito.